para maging successful din tayo, merong ingredients. Number one is right opportunity. Financial successful, syempre yung gusto natin. Kung gusto mo maging financially successful, kailangan mo ng right opportunity. Preparation, dapat prepared ka. Kasi kahit may magandang opportunity, pag hindi ka naman prepared, ibig sabihin ng prepared, hindi ka handa. Hindi, kasi bakit? Wala ka pa kasing alam. Paano mo sila tuturuan? Diba? Malamang, after 1 week, after 1 month, yung 1,000 mo, baka isa na lang natira. And syempre, isama mo na daw yung tinatawag na action. Kung gusto mo kumita sa ganitong klaseng business o unified, kailangan mo talaga ng hard work o sipag. O, sa negosyo natin, kailangan consistent ka dapat. Dapat araw-araw. Yun talaga yung sekreto. Walang ibang sekreto, araw-arawin mo. Good morning po sa lahat po, sa mga nandito po sa office and sa lahat po sa online, sa Zoom, sa Facebook po, live na live po tayo. And good morning po sa lahat, mga nandito, grabe, paagwa po, ang gaganda ng mga nandito sa opisina. Tama po ba? Ayan, so, ayan po, good morning po sa lahat. Sa lahat po na nandito, ayan, pwede na po tayong magsiupo, ayan. So, mas maganda po nasa unahan para makita po natin ng, alam mo yun, ng malapitan. Yung mismong speaker po natin. Tama po ba? Ayan. So, ito po, actually, ngayong araw na to, napaka-special na araw na to kasi kumbaga ngayon po, masasaksihan mo yung isa sa pinakamalupit na training talaga. Ay, grabe. So, kung ikaw nanonood ka ngayon, nasa bahay mo, ay huwag kang papayag na hindi mo matapos nung mismong training na to. And sa mga nandito po ngayon, welcome po sa inyo lahat. And ay, grabe. Dapat nakaready na yung notebook and ballpen po natin, Mapis. Kasi grabe po, napakalupit po ng training na to. And syempre, napakalupit din ng mismong speaker po natin. Ayan. So, ayan, salita ko ng salita, di ba? Hindi pa pala ako nagpapakilala. Ayan. So, okay lang ba? Magpakilala muna ako. Okay lang? Ayan. So, pakilala lang po muna ako. Ang pangalan ko po is DM De Silva. Ayan. So, for the background, dati po akong call center agent. Okay, so hindi po ako basta agent. Ayan, so may mga doon. And hindi po ako basta agent kasi isa po akong team leader sa isang BPO company. So kung sahod lang talaga yung pag-uusapan natin, ay naka naman, talaga napakalaki po ng bigayan. Pero alam niyo po yun, na-realize ko kasi, ayan, pag malaki pala yung sahod mo, malaki din yung gastos. Tama po ba? Opo. Kaya po, naghanap ako ng extra income. And good thing sa akin po, no, nakita ko po si Unified, kumbaga na-share po sa akin yung business ng isang dati kong katrabaho. And nadala po ako dito sa opisina, nagustuhan ko po, nag-franchise po ko. And alam niyo po ba kung ilang accounts meron ako dito? Ayan. So ako po is naka-7 accounts lang naman po ako dito. And actually, ay grabe, di ba? So kasi pag naiintindihan mo talaga yung residual income, di ka papayag na inaka-isang account ka lang. Di ba? Kasi napakalupit po talaga ng mismong multiple accounts na yan, di ba? And syempre, alam mo yun, nag-start po ko dito, sabi ko nga part-time lang. Opo, kumbaga magtatrabaho po ako sa umaga. Ay, sa umaga po nagbi-business, sa gabi po nagtatrabaho po ako. Kumbaga tumagal po ng ilang buwan, alam niyo po ba kung nangyari? Nag-resign na po ako after nun, di ba? Kasi bakit? Na-experience ko po na mas malaki na yung kinikita ko dito sa business kesa sa work ko before. To think na ginagawa ko lang yun ng part-time, eh paano pa kaya pag i-full-time ko? Tama ba? So ngayon po, full-time ko na pong ginagawa yung negosyo natin. Isa na po rin tayo sa kumikita pagdating po dito. And eto po, ayan. So sa lahat po ng mga nandito, grabe. Ayan, kumbaga, alam mo yun, hindi naman tayo nandito talaga para pag-usapan yung buhay ko. Tama po ba? Oo ba, kasi mamaya mag-iyakan tayo dito, di ba? May mga pan-new pa kayo dyan. So hindi po yun ang pag-uusapan natin. Kasi ngayong gabi, meron po tayong malupit na training. Ayan, kasi yung mismong training na to, isa sa mga inaabangan po talaga. Ikaw, kung ikaw bago ka, ay naku, napakaswerte mo. Bakit advance ka na sa mismong matututunan mo ngayong araw na to? And kung ikaw matagal ka na, maniwala ka sa akin, kailangan mo to. Ayan, so ito na. Actually, sobrang privilege po na ako po yung magpapakilala sa speaker po natin. Hindi naman talaga ako yung magsasalita dito. Opo. Kumbaga, alam mo yun, ako lang naman yung naatasan magpakilala sa ating napakalupit na speaker. Opo, yun yung napakalupit po dito. Bakit? Kasi yung mismong speaker po natin,
isa po sa iniidolo dito sa buong company. Talaga naman. Opo, kasi ready na ba kayo? Ready na? Yes! Ready na ang lahat? Ayan, so okay lang ba? Palakpak muna tayo. Palakpak muna. Ayan, yan, di ba? So actually, ayan, sige po, magsiupo lang po tayo. Ayan, di ba? Dami pang dumarating. Kung ikaw nasa online ka, naman dito sa opisina, napakadaming tao. Di ba? Dapat ikaw din nandito ka. Huwag kang papayag na yun, hindi ka makakapunta ng opisina, makapag-training. Ayan, so, Wapis, okay lang ba? Ayan, na okay lang ba tuturuan ko kayo ng milyon-milyong palakpak? Okay lang ba? Kasi yung ano natin, yung speaker natin, hindi kasi basta-basta. Kaya dapat i-welcome natin siya ng bonggang-bongga. Diba? Yung mismong million, yung traditional clapping natin. Okay lang? Ayan. So dito po, pag sinabi kong isang milyon, gagawin po natin isang palakpak, isang padyak, isang sigaw ng woo. Bakit woo? Kasi windows of opportunity lang naman. Yan po yung ibig sabihin yan. So pag sinabi ko 2 million, 3 million, ayan. So kumbaga magpalakpakan po tayo. And pag tinawag yung speaker, magsitayo po tayong lahat. Okay lang po ba? Okay, ayan. So okay lang, try natin. Pasa tayo to 1 million. 2 million. 3 million. At milyon-milyong palakpak para sa akin po yan. Ayan. So kanina pa kasi ako nandito, ano? Hindi nyo pa ako pinapalakpakan, di ba? Alam ko po, maraming nagugulat, maraming first time, di ba? Makakita ng gwapo. Wala kayong magagawa kasi ako yung may hawak ng mic. Charot lang, ayan. So actually, yeah, ready na ba ang lahat? Ready na? Kasi yung tatawagin ko, for the background, dati pong nagtatrabaho sa bangko. Ay, talaga naman, di ba? Kumbaga, for sure, may alam na talaga to sa pera kasi sa bangko siya nagtatrabaho. Tama po ba? Tama? Ito, malupit. Isa po sa iniidolo dito sa company. Isa po siyang trainer, network trainer po dito sa mismong company po natin. At talaga naman, kung si resulta at resulta lang naman pag-uusapan natin, talagang resultadong tao. Pag resultado, papakinggan? Dapat lang, di ba? Kasi resultado talaga. Ito po, isa po sa mga idol po talaga namin. Isa sa pinakamalang kinikita dito pagdating sa company natin. Sabi ko nga eh, network trainer. Di ba? So lupit at lupit lang. Napakalupit po talaga nito. Okay? And ito, bonus na lang. Kasi ito po, artistahin. Ay, talaga naman, di ba? Opo, ito po, napakagwapo. Napakamacho. Napakabango, 'di ba? Siyempre naman. So hindi ko na patatagalin pa, 'di ba? So para sa taong 'to, 1 million. 2 million. 3 million. At milyon-milyon palakpak para kay Sir Elmar Aman. Kumbaga ang tagal na bago nagkaroon ulit ng special training, yung ano ko, yung topic ko is napkin presentation. Diba? Sino yung first time sa napkin presentation? Okay, sige. Live pa tayo, sir? Meron tayong FB Live. Zoom? Wala. FB Live. Hello sa mga nasa FB Live. Kumusta po kayo? Good morning po sa inyong lahat. Tamang lupalop kayo ng Pilipinas. Luzon, Visayas, and Mindanao, pati po sa iba-ibang part ng mundo, syempre. Good morning po sa inyong lahat. No? And ang topic ko is napkin presentation. Kanina natanong ko sino yung first time. Marami pong mga first-timers na hindi pa naka-attend ng napkin presentations. Syempre, in-expect nila, ano ba yung napkin na yan? Baka yun yung, ano, yung ginagamit ng may mga mens, di ba? May mga period. Actually, ito pong napkin presentation na yan, lilinawin lang natin, is a table napkin. Ito yung mga ginagamit sa restaurant. Di ba? Kung bakit daw napkin presentation, kasi yung author nito, ang sabi niya, pwede mo itong i-explain sa kausap mo o sa prospect mo, gamit lang yung napkin o table napkin. Ganun lang siya kadali, kasimple pala.
Hindi mo daw kailangan ng tablet, hindi mo kailangan ng laptop, hindi mo kailangan ng projector, hindi mo kailangan ng magandang notebook or coupon band. Kahit daw napkin lang, table napkin, pwede mo siyang gamitin pang present. Pwede mo siyang ituro sa mga prospects mo, sa mga downlines mo, sa mga client mo. Pero this time, syempre, hindi ako gagamit ng napkin table, yung table napkin. Kasi paano natin maipipresent ng maayos kung papakita ko table napkin. Di ba? Kaya ipipresent ko sa inyo yung presentation ng napkin presentation, which is 10 napkins presentation. Sampo. No, sana matapos natin yung buong sampo. Kasi minsan mahaba, nakakalima lang. Kasi nauubos natin yung oras. Pero ngayon, pipilitin ko na at least sampo. Bibilisan ko lang kasi i-ano lang natin yung mga importanteng bagay para sa topic na to. Para matapos natin. Kasi pag nagpapresent kasi ako nito, hindi natatapos. No? Kumaga may part 1, tas may part 2. Siyempre yung umattend ngayon, sa part 2, hindi na nakaka-attend. No? Kaya gusto nila, sige na sir, tapusin muna kahit mabilis lang yung presentation. Okay? Ngayon, my name is, pakilala muna po ulit sa mga hindi pa nakakilala sa akin. My name is Elmar Aman. Hi. Yun. Una, palapakan po natin yung nag-intro sa akin, si Sir DM. Grabe, yung ating mga, isa sa mga potential top earner. Yan. Pero actually, sa team nila, top earner na to. Pero syempre, kailangan maging top earner ka overall. Yan dapat ang, dapat natin i-go lahat. Maging top earner po tayo, hindi lang sa team ko, hindi sa buong unified, worldwide, syempre. Okay, ngayon, ulit, Elmar Aman po. Ako po yung network training manager ng Unified Products and Services, dati pong dealer, dati pong distributor. Way back 1998, na presentan ako ng ganitong klaseng business, hindi pa unified. Kung familiar po kayo sa Forever Living Products, familiar? Ah, sir, sir, familiar, di ba? Yung mga jojoba shampoo, aloe vera, conditioner, aloe lips, toothpaste, at marami pang ibang mga produkto na tinatawag nilang food supplement. Di ba? Yun yung kausuhan talaga noon. Actually ngayon, kahit ngayon, meron pang mga food supplements. Ang kakaiba lang kay Unified Services. Di ba? Ang ganda sa atin, kasi bakit? Kasi pag narinig yung networking, maraming mga tao, ayaw sumama, ayaw mag-join kasi, ay, networking, ayaw ko niyan, ayaw ko recruit. Tama? Ang kagandahan sa atin, syempre, nandun na yung networking. Syempre, kahit hindi mo i-front yung sinasabing networking, sabihin mo muna, traditional business, yung ating mga services na bills payment, na totoo naman talaga, bills payment, remittance, loading, insurance, and ticketing, doon pa lang, sold out na sila. And doon pa lang, kahit yun ang gawin lang nila, kahit yun lang, kikita na sila. Which is, hindi mo sila niloko. Kasi kami nung kapanahon na namin, pag may ini-invite kami, uso yung ano eh, yung wag mong bawal sabihin yung company. Bawal sabihin yung marketing plan. O banggitin yung marketing plan. Bawal sabihin yung produkto. Bawal, ano eh, kung mga sabi nga niyan, ano yun eh, kalimutan ko yung term. Basta bawal sabihin yung mga ano muna kasi daw, para yung mga, hindi ba preempt yung tao, pag nalaman kasi nila na may produkto, ayaw, kasi ayaw nila magbenta. Pag nalaman nila na networking, ayaw, kasi ayaw nila mascam. Ayaw nila pyramid, ayaw nila networking, yung mga recruit. Kaya bawal magsabi ng kumpanya, bawal magsabi ng produkto, bawal magsabi ng networking. Pero ang kagandaan kay Unified, no need mong sabihin na networking to kasi totoo naman na may bills payment. Totoo naman na may remittance. Totoo naman na may ticketing. Doon pa lang pwede ka nang kumita. Ang kagandaan lang nito, pag nakapasok na siya, pwede mo na siyang i-convert sa network. Pero hindi pa rin tayo mamimilit. After mo ma-present yung networking sa kanya, with networking side, kung ayaw pa rin talaga niya, kasi may meron talagang mga ganun, halos 90% siguro ganun, gusto nila, traditional lang talaga. Pero maganda nun, kung na-present mo naman sa kanya yung networking side at ayaw pa rin nila, okay lang. Kasi baka dumating yung time na hindi mo na-present yung networking side as nalaman nila, meron palang ganyan na residual income. Di ba? Ba't hindi mo sa akin sinabi na pag pala may mga grupo ako sa ilalim at nag-multiple accounts pala ako, tapos may nag-encode doon, ay may nag-ano, may nag
remittance or may nagtikiting doon sa ilalim, kikita yung mga account mo sa taas, ba't hindi mo sa akin sinabi? Balang araw, sisisihin ka pa nila. Okay, minsan, kailangan din natin i-explain yung networking side ng business. Ngayon, nasa sa kanila, ayaw nilang gawin, okay lang. So, respetuhin natin kung ano yung gusto nila. Pero at least, mapakita natin sa kanila yung networking side na meron si Unified. Yan ang kagandahan po sa Unified Products and Services. Palakpakan ulit natin. Okay. Di ko na masyado kukwento yung experience ko. Basta, kasi lagi naman ako nag-share, lagi naman ako nakikita nyo na kung paano ako na-invite. Ano na yon? Sa ibang ano na lang yon. Dito, direct na tayo sa training. Okay lang ba? Para direct to the point na tayo, no? Wala nang paligoy-ligoy. Okay, pero bago ko i-ano sa inyo yung tinatawag na napkin presentation, syempre, dito muna tayo sa... Ay, sir, okay na ba? Ready na ba yung aking slide? I-click ko na lang, tama, no? Okay, sige. Marami nagtatanong, syempre, halos 2 dekada na kami sa ganitong klaseng industriya. Syempre, may nagtatanong, hindi mo maiwasan na... Sir, meron bang sikreto sa ganitong klaseng business? Kasi alam ko, may mga yumayaman talaga eh. Diba? Kilala natin, kahit manood ka sa YouTube, meron eh. Sabi mo, may Joseph Lim, diba? Alam naman natin yan, diba? Si LPG. Diba? Si LPG, diba? Meron yung mga international networker din. Meron mga, sino ba yung mga kilala ko? Si Robert Kiyosaki, diba? May mga network, ano rin siya, networking. Although, real estate talaga siya pumutok. Si Robert Kiyosaki. Meron din si, yung matanda na, si Warren Buffet. Meron siyang tatlong networking company sa US. Di ba? Yun. Maraming mga ano, kumbaga sa pagdating sa network marketing, talagang maraming kumikita. Ngayon, syempre di maiwasan, may magtatanong, sir, baka may alam kang sikreto ba? Baka meron kang alam na sikreto para mabilis kaming yumaman. Tama eh. Kaya lang, sad to say, walang sikreto. Pero merong formula. Yan. Ano yung formula? Ito mapag-share ko sa inyo. Yan. Ito. Number one, ano yung ingredients? Kung magkasa pagluluto, sabi nga niyan ko daw, kung gusto mo magluto ng masarap na kare-kare, kare-kare ba? Parang ang galing ko magluto, hindi ba ako marunong magluto. Sample lang yon. Kung meron daw, kung gusto mo daw magkaroon ng masarap na ulam or kare-kare, may mga ingredients siya nakasama. Tama. Na kailangan mong kailangan mo para mabuo yung kare-kare. Tama. Dito rin para maging successful din tayo, merong ingredients. Number one is right opportunity. 'Di ba? Dapat meron ka daw right opportunity. Gusto mong maging successful, halimbawa, siyempre pag-usapan na natin, wala di na tayo lalayo. Financial successful siyempre yung gusto natin. Kung gusto mo maging financially successful, kailangan mo ng right opportunity. And syempre, i-add mo yung preparation. Dapat prepared ka. Kasi kahit may magandang opportunity, pag hindi ka naman prepared, ibig sabihin ng prepared, hindi ka handa. Halimbawa, ito sample, pang ng preparation. Syempre, kailangan natin ng tao, tama? Bukas na bukas, bigyan ka na 1,000 tao. Kaya mo i-handle yung 10,000 tao. 1,000 na tao? Hindi, kasi bakit? Wala ka pa kasing alam. Paano mo sila tuturuan? Di ba? Malamang, after 1 week, after 1 month, yung 1,000 mo, baka isa na lang natira. Kasi hindi mo na turuan kasi hindi ka well prepared. Okay? Importante rin yung tinatawag na preparation. Okay? And syempre, isama mo na daw yung tinatawag na action. Sipag. Kailangan din pala ng sipag. Kasi lahat daw ng mga tumatama, or lahat, hindi lang sa network marketing, lahat ng mga mayayamang negosyante sa labas, hindi yan tamad. Talagang lahat sila masisipag. Kaya may mga kwento, pag nagbasa ka ng mga libro, lahat talaga yung mga hindi na daw natutulog, ang tulog, 4 hours na lang, araw-araw yun. Yung mga si Henry C., sabi nga nila, nung bata pa daw si Henry C., kasi di ba may pwesto yan si Henry sa Quiapo, ay sa Divisoria. Yan. Di ko alam ako, Quiapo, Divisoria. Basta dyan sa area na yan. Alam naman natin yung mga Chinese, di ba, noong panahon. Ang negosyo niya ay sapatos. Nagbibenta ng sapatos. Nag-open siya, umaga pa lang. Siya yung pinakaunang nagbubukas ng tindahan. Tapos paggabi, sarado yung mga katabi niya, siya, bukas pa. Tapos kinabukasan ulit, siya yung pinakaunang magbubukas ng tindahan. Ganun siya kasipag.
Si Lucio Tan, ganun din. Si Lucio Tan po, kasi ako dating Allied Bank ako eh. Hindi man sa pagmamayabang, di ba? Nung time na kabataan ko kasi, 21 years old, yung anak ni Lucio Tan, si Sharon Tan, ginawa akong partner. Merong ball, ginanap yung buong Chamber of Commerce sa buong ano sa buong sa Makati, syempre may mga Makati ano yan eh, mga negosyante. Naghanap sila ng partner para kay Sharon Tan, sa anak ni Lucio Tan. Ako yung ni-repair. Ito. Binihisan nila ako, binila ng ano ng damit, lahat. Di bihira ko to ikwento eh. Ngayon ko lang kasi naalala ko lang si Lucio Tan. Binihisan nila ako. Tapos sinakay ako sa helicopter. Ang lupit, di ba? Pero ang lapit lang yung pupunta namin kasi traffic sa Makati, traffic. Para makarating kami dun sa event, sumakay pa kami sa helicopter, papunta sa helipad ng Allied Bank, papunta dun sa isang hotel. Hindi ko na alam kung anong hotel yun, kasi gabi na. Yun, sayaw-sayaw lang. Pero si Sharon Tan, dead ma. Sayaw lang siya, para ka lang hindi nag-exist sa kanya. Parang lagpas yung tingin niya sa'yo. Parang lagpas ba? Hindi ko na ikukwento yun, basta tuloy tayo dito. Siyempre si Lucio Tan, kasi siyempre na para ma-allied bang ako, alam ko yung kwento rin niya. Grabing sipag din talaga. Tapos si Lucio Tan, lagi siya naka-polo. Mababa lang yun na Chinese eh. Tapos mayroon siyang laging papel na puti. Yeah, parang nagkataon lang to. Nagkataon lang to eh. Lucio Tan, nagkataon lang to. Lagi siya may puting papel or lagi siya may ano sa may bulsa ng ano niya, ng polo niya. Kasi ang sabi niya, kasi minsan nakakasabay ko sa elevator eh. Hindi siya masyadong ano yung hindi ka papalabasin. Pag nakasabay ka niya, diyan ka na. As makikita mo yan, lagi yan nagsusulat. Yun pala, ang ginagawa ni Lucio Tan, lahat ng idea ng bago sa kanya, sinusulat niya. Sulat siya ng sulat. Ganun siya ka grabe mag ano. Kaya yung mga mayayaman na tao, wala ka masabi na hindi sila masipag. Talagang masisipag talaga sila. Kaya ito, part ng ano, para kung gusto mo kumita sa ganitong klaseng business o unified, kailangan mo talaga ng hard work o sipag. And syempre, actually may mga ingredients pa na iba yan. Ito lang yung main ingredients para makuha mo yung success o financial success na gusto mo. Okay, para elaborate ko lang para at least makita nyo. Pag tinignan mo, tinanggal mo yung opportunity, yung right opportunity, pag tinanggal mo yan, kahit anong attend mo ng training, kahit well-prepared ka, kahit ang sipag mo, pero wala kang right opportunity, useless yan. Parang ano din, parang balot vendor or mga masisipag na mga taxi driver, jeepney driver, tricycle driver, ang dami masisipag sa labas. Tama, kahit nga yung mga empleyado masisipag eh. Hindi man sa pagda-down sa mga empleyado. Tama, karamihan ng empleyado masisipag yan. Masisipag, action, prepared yan bakit? Nag-aral yan ng ilang taon, 16 years. Yung iba nag-MBA pa. Nag-masteral yung iba dyan. Pero dahil wala silang magandang opportunity lang nila is, syempre, yung 8 hours lang na trabaho, limited lang sa sahod na 8,000 noong panahon namin, hanggang 10,000, 15,000 ka man, or kahit 20,000 ka man, dahil wala kang magandang opportunity, kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, hindi mo makukuha yung yaman na gusto mo. Tama? Same thing sa mga namangit ko kanina, balot vendor, sidewalk vendor, ang daming masisipag sa labas, pero hindi pala batayan yung sipag and yung prepared ka kung ano meron ka na profession, pero pag wala kang right opportunity, useless din. Kailangan pala yun kasama. O, sige, tanggalin natin yung preparation naman. Sabi mo kanina, hindi ka prepared, bigyan ka ng 1,000 tao, kung hindi ka prepared, malalagas din sila. Di ba? May opportunity ka, pero di ka prepared, di ka well-prepared, well-trained ba? Kahit anong sipag mo, useless din. Parang nga dito si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, di ba, alam naman natin, financially successful yan eh. Bilyonaryo, kung baga nga, sabi, bilyonaryo si Manny Pacquiao. Kung hindi siya well-trained, di ba, si bata pa si Manny Pacquiao, grabe na talaga yung training niya eh, di ba? Tapos nag-construction, nagbenta daw ng tinapay, di ba?
Tapos talagang yung muscle-muscle niya talaga sa ano, abs talaga, grabe. Tapos talaga yung train niya talaga, grabe yung trainings niya. Imagine mo, kahit may opportunity siya sa Las Vegas, lumaban siya sa Las Vegas, kahit ano sipag niya, sumuntok sa ring, kaya lang mahina yung katawan niya, di siya preparado, masuntok lang yan, tumba na yan, talo. Di ba? Kaya kailangan pala yung preparation. O sige, tanggalin naman natin yung action. May opportunity, well-prepared ka, pero pagdating sa ring pala si Manny Pacquiao, hindi sumusuntok, hindi masipag, talo pa rin siya. O, same thing sa ano natin, sa business natin. Kailangan meron kang right opportunity and prepared ka sa mga trainings na katulad nito. And syempre, masipag ka din. Dadagdagan mo na rin yung sipag para makuha mo yung success na gusto mo. And ang good news niyan, right opportunity, given na, nandyan na tayo kinunify, di ba? Yan na yung iba, di pa nila nakikita yung opportunity na gusto nila. Na ikaw, nandito ka ngayon, nanonood ka ngayon, nakita mo na may opportunity ka na. Okay, given na to. Ibig sabihin, ang ano mo na lang, is yung sipag, given na rin kasi nasa set sa'yo na to. Kahit anong turo namin, kung tamad ka talaga, di ba, kailangan tulungan mo yung sarili mo. Kailangan tulungan mo yung sarili mo. Ibig sabihin, dalawa na yung given sa'yo. Right opportunity, si unified, and syempre, yung nasa sa'yo na sipag. Sipagan mo. Ang kailangan mo na lang ngayon, yung preparation. Kaya nga may reason o may purpose bakit kayo nakaupo ngayon. Bakit kayo kailangan umattend ng mga special trainings katulad nito. Okay, sige, diretso na tayo. Ang dami ko pa sana gusto ikwento here. Pero baka hindi matapos yung 10 napkins. Sige, okay, diretso na tayo. And syempre, sino yung magpe-prepare? Sino yung kailangan na mag-aral? Siyempre tayo, siyempre ikaw. Diba? Hindi pwedeng iasa mo sa upline mo, upline, ikaw na bahala. Upline, may grabe, may mga prospect ako, potential. Ikaw na kumausap. Okay naman, kasi tutulungan ka naman talaga ng upline mo, lalo na kung ang upline mo talagang suportado ka, bonus mo yan. Pero wag kang aasa lagi sa upline mo. Kailangan ikaw, nakasalalay sa'yo. Diba? Parang ano yan eh, parang gusto mong mag-diet, gusto mong mag-sexy, di ba? Ikaw yung kailangang mag-diet. Ikaw yung kailangang mag-gym, mag-exercise, di ba? Magbawas ng sugar, di ba? Kumain ng mga masustansyang pagkain. Ikaw yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, Nay, mag-exercise ka para maging sexy ako. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na gusto mong lumaki ang katawan mo. Bro, push up ka nga. Para lumaki yung chest ko. Hindi pwede. Kailangan ikaw. Gusto mong tumama dito, di mo pwedeng iasa sa ibang tao yung pagtama sa ganitong klaseng business. Ikaw talaga yon. Ikaw. Siyempre, na-identify mo na na ikaw yan. Anong gagawin mo? Para, siyempre, preparation, tama? Anong gagawin mo? Ang trabaho mo is since network marketing to, magbibuild ka ngayon ng network. Obvious naman, di ba? Magbibuild ka ng network para magkaroon ka ng result na gusto mo. Ito, simple lang, makikita mo yung resulta mo depende sa network mo, sa laki ng network mo o sa liit ng network mo. Pag malaki yung network mo, malaki resulta. Pag maliit yung network mo, maliit din na resulta. Pag wala kang network, alangan na. Siyempre wala kang resulta din. Hindi pwede magic yan na ano eh. May, di ba, pag sinabing resulta, yun yung travel, kotse, savings, bahay at lupa, di ba? Yung mga lifestyle, maganda, yun yung resulta. Di pwedeng ano, magic na dadating sa'yo yung kotse mo, magic dadating sa'yo yung malaking savings, magic na makakatag-travel ka, na wala kang network. Ano yan, magic na bibigay sa'yo tapos wala kang ma-network? Ibig sabihin pala, magdedepende yung resulta mo dito sa network mo. Okay, ang trabaho natin, as ikaw, networker, mag-build ng network. No. Kaya lang, sir, bakit ginawa ko na, attend ako ng training, nag-i-invite ako, pero bakit hindi pa rin lumalaki yung grupo ko? Di ba meron ganun, dama? Matagal na, 1 year na, 2 years na, hindi pa rin lumalaki yung grupo nila. Meron kang dapat i-adjust. Ano yung i-adjust mo? Dalawang bagay. Number one, right mindset.
right mindset. Ito, hindi dati ito i-discuss ha. I-ano ko lang, dadaanan lang natin. Right mindset, dinidiscuss to sa DOT. Kaya may separate training sa DOT. Kaya attend din kayo yung mga hindi pa nakatend, lalo yung mga bago. At hanggang sa DOT, dinidiscuss dito yung tinatawag na tamang attitude. O, kailangan din pala sa pag-network para tumama ka yung right attitude. O, nandyan yung commitment. Ibig sabihin, kung nag-outline mo nag-commit 100%, kailangan mo rin mag-commit 100%. Hindi pwedeng nag-commit yung downline mo na 100%, ikaw, 10% lang yung commitment mo. Yeah, pupunta-punta ka lang dito kung gusto mo lang, maisipan mo lang pumunta, sa ka pupunta. Ibig sabihin, 100% din yung commitment na dapat mong ibigay. O, kasama yan, sa right attitude. Siyempre, yung, nandyan yung GLA din, good learning. Actually, di ko na masyado, kasi dalahaba tayo. Basta attitude. Basta abangan nyo yung DOT, nandun yung dinidiscuss. And syempre, yung importante, hindi plus why. Yung pinakamalalim dahilan mo at pinakamabigat mong dahilan mo, bakit mo kailangan gawin to? Kasi pag mababaw yung reason mo na, kung bakit mo to ginagawa, kunting discouragement lang sa'yo, kunting mapuyat ka lang, kunting magutom ka lang, kunting ma-reject ka lang, kunting ma-injan ka lang, ayaw ka na. Kasi yung deepest why mo, hindi ganun ka-deep, hindi ganun kalalim. Doon pa rin yan sa DOT. Ano pa? Yung habit at pattern mo. Gusto kong magpalaki ng network. Kaya lang yung habit mo, gigising ka ng late na. Tangali ka nagigising. Di ba? Puyat ka ng puyat. Di ba? Yung lifestyle mo pa, yung pattern mo pa. As kinabukasan ulit, wala ka naman plano. Pagdating mo, ano na naman kayong gagawin ko ngayon? Saka ka lang maisip mo, lumabas, tas saan ka pupunta? Di ba dapat naka-plano yan lahat? Yung pattern mo, yung habit mo. May ano naman yan, may tinatawag tayong ano, paano mo babagoy yung habit mo? Meron yan, 21 days habit. Sa ibang topic din yun. Okay, belief system. Siyempre yung paniniwala system mo. Siyempre sa sarili mo. Kung gusto mong malaki yung network mo, lumaki, pero ba't hindi lumalaki? Kasi baka hindi ka naniniwala sa sariling kaya mo. Baka wala kang belief system, wala kang belief sa sarili mo. And wala ka rin belief dun sa mga downlines mo. Eh, mga downlines ko, okay lang yan. Mga walang potential, di ba? Baka ganun iniisip mo, mga downline mo rin. Pati upline mo eh, yung upline ko, talo ko pa yan. Mas magaling ako dyan, di ba? Pag ganun yung mga pag-iisip mo, wala din, hindi ka rin natama talaga. Kaya kailangan din talaga yung tinatawag na right mindset. Ano pa? Yung paradigm mo, kung ano yung pananaw mo sa mga bagay-bagay. Pag puro ka lang negative, may makita kang tao, ay, walang potential yan. Ay, di niya kaya. Ay, walang pera. Ay, mahirap to. Pag ganyan yung pag-iisip mo, wala pa din, di ba? Yan ang mga kailangan mo i-correct, i-adjust, right mindset. Kaya pala hindi ka nakakabuild ng malaking network. Humahaba ako ha. Sige, diretso tayo. Okay. Sa kabila, yung tinatawag na right skill set. Okay yung attitude mo, okay yung commitment mo, okay na yung reason mo, okay yung habit mo, inayos mo na. Kaya lang, tamad ka mag prospect, di ka naman prospect. Sige nga, sino may prospect list dito? yan. Inanapan na ng prospect list. Pag wala kang prospect list ngayon, sign na yan. Talagang, ba't ka pa magtataka ka, ba't hindi ka tumatama? Kasi prospect list lang, wala ka. Yan. Kailangan naman prospect ka. And syempre, kailangan ka rin mag-invite. Useless yung prospect mo, mga listahan ng mga prospect list mo, kung hindi mo naman ini-invite, kailangan mo silang i-invite. O, siguro makikita mo, nasa usap yan, yung topic na yan. Kaya separate na naman yung training. Kailangan mong umattend rin ng usap training. Di ba? And syempre, nandiyan yung presentation. Kailangan, marunong ka rin mag-present. Gusto mo lumaki yung grupo mo pala, tapos pag may prospect ka, upline, presentan mo. Bro, di ko alam mag-present. Pwede bang presentan mo muna? Di ka pala marunong mag-present, tapos nag-expect ka, lalaki na yung grupo mo. Hindi pwede. Kailangan, matuto ka mag-present. And syempre, closing din. Inaaral din, skills din pala yun. Kailangan mong matutunan paano mag-close. Hindi na porke na presentan mo na yung prospect tapos na. Kailangan mo silang i-close. Pag silang close, kailan ka magsasali? Kailan ka mag-avail?
Dapat tatanungin mo na kaagad kung kailan. Tapos magbibigay ka ng dalawang date lagi. July 25 o July 30. Dapat may ganun eh, may option na siya. Or kung halimbawa ngayon, July 13 pa lang naman ngayon, mas maganda, yung mas malapit. O July, kailan ka mag-avail? July 16 o July 18? Di ba siya na mamimili? Kaya lang siya na magsasabi kung wala siya dun sa wala siyang pera dun sa lugar sa dalawang date na 'yon. Sasabihin niya, "Eh, katapusan pa ako magkakapera." Oh, ngayon dun mo siya isusulat, katapusan. Meron ka na ngayon, alam mo na katapusan, ipa-follow up mo. Papasok na doon yung sunod, follow up. Yan, ipa-follow up mo na sila. The moment na umaten yan pa lang, first time umaten, may follow up na kaagad yan, pag-uwi niyan, meron niyang yung, imi-message mo na siya, ipi-PM mo na siya, o ingat ka pag-uwi, PM ka pag nakarating ka na. O, nakakaramdam sila ng ano, non-concern sa'yo. Wow, grabe naman tong nag-invite sa akin, concern siya sa akin. Mas makukuha mo yung ano, kasi yung pinaka, the best para makuha mo daw yung tao, through emotion. Pag nakita niya na magaling ka lang magsalita, nag-iisip yan, magaling lang to. Pero pag nakita niya na may concern ka sa kanya, mas madali mo siyang, mas madali mong makakapalagay ng loob. Mas madali mo siya makukuha. Yan, makukuha kasi parang iba ang dating, no? Parang mo siyang, di ba? Di ko masabi yung tamang term eh. Basta madali mo siyang makakapalagay ng loob, mas maikakampante siya sa'yo. Pag yung by heart, by emotion, no? And syempre, may nadagdagdag ako dyan, yung ABC rule. Oh, skills din siya eh. Kailangan mong pag-aralan yung tamang ABC rule. Pag sinabi ABC rule, sample lang to para may idea tayo. Ang office, ABC rule, pwede mo itong gamitin sa ABC rule. Diba? Si DM, nakakita ko yan, may prospect siya dito. Grabe, iniikot niya yan eh. Diba? Ito yung office, ito yung mga product display. Dito yung ano, dito yung ano namin. Presentation namin, dyan may table talk dyan, ang office, ang cashier na sa taas. Pag iniikot mo na yung downline mo or yung prospect mo, ABC rule lang tawag doon. Tapos pag nagkukwento ka na ng upline, grabe yung may papakilala ko sa'yo. Ano to, mentor ko to, ano namin to, ganito, yung nagtuturo sa amin. Initinity up mo na yun yung upline mo. Pag nakita na, yun yung sinasabi ko sa'yo, yun. Tinuturo mo pa lang siya, ABC rule na yan. Iyan ang tamang ABC rule. Na kadalasan, sa iba di ko na nakikita. Pero ang good news dito, mga nakita ko naman dito, magagaling pa yan mag-ABC role. No, yan yung mga napansin ko. Pero sa iba, di ko nasabihin yung team na yon, kasi baka magtampo sa akin. Pero totoo, nakukulangan na ng ABC role. Kaya kung bakit hindi lumalaki, hindi sila, kumaga nalagas yung group nila kasi nawalan na sila ng kumaga, ABC rule, di na nag-ABC rule. Di ba, pag nakita ka na lang, yung upline nakita, di na pinapansin yung upline. Di ba, ganun. Kailangan be grateful pa rin sa mga upline natin. Kasi kung wala sila, wala ka din. Di ba, kahit sabihin na natin nagkakatampuhan kayo ng upline, normal naman niya kasi sa magkaibigan, nagkakatampuhan. Di ba, sa magkapitbahay, nagkakatampuhan. Sa magkamag-anak, magnanay, magtatay, mag-asawa, nagkakatampuhan. Normal naman yun. Kaya lang, huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa upline, siyempre wala ka din. Tama? Okay, sige. Yun yung kailangan mong i-adjust, dalawang bagay, kaya para mapalaki mo yung network mo. Okay, sige. Ngayon, ang pag-usapan natin ngayon, yung pag-build ng network na. Yan na. Ito na, ma-start pa lang tayo. Grabe, start pa lang. Ito yon. How to build a large and successful network. Or tinatawag na 10 napkins presentation. 10 napkins presentation. Number one presentation, yan. Number one napkin is 2 times 2 is 4 or tinatawag na the power of multiplication. The power of multiplication. Ibig sabihin pala, pag build mo ng network, kailangan mo na mag-invite. Diba? Kaya nga may prospect list. Kailangan mo silang i-invite. Pag naka-invite ka ng isa, ng dalawa, tuturuan mo yung mga na-invite mo na mag-invite din sila. Tama? Ang lumalabas, nagkakaroon ng effect na nagmumultiply ka, dumadami ka. Okay, ito yon, sample. Okay na, tapos ang sulat. O sige, habulin nyo na lang ha. Ito, yan. Okay, 2 times 2 is 4.
times 2 is 8, times 2 is 16. Okay. Sa left side dyan, ibig sabihin, ang ganito lang kasimple yan. Di ba tayo binary? Di ba? Kuha ka ng isa. Kuha ka ng pangalawa. Di magpipair yan. Op, 1,5, di ba? 1,000, 1,000, 1,5. Di ba ganun? Kumuha ka ng dalawa, siyempre yung downline mo, kukuha din ng dalawa. Ano na ito? Assuming ah, kumuha din ng dalawa yung downline mo. Yung apat na sa ilalim, kumuha din ng tagdadalawa, which is apat na, walo na. Yung walo, kumuha din ng tagdadalawa, which is 16 na. Instead na dalawa, dinagdagan mo tatlo. Kasi di man, hindi lang naman dalawa ang kakilala mo eh. Tama, madami kang kakilala. O, sabihin na natin, dalawa yung nakuha mo, instead na dalawa, ginawa mong tatlo. Kaya dun sa right side, makikita mo 3 times 3 equals 9 times 3. Ibig sabihin, yung tatlo mo, nagtatatlo lang naman. Ganun na kasimple. Times 3, 27. Times 3, 81. Ilan yung diferensya ng 81 sa 16? Sige, ano natin para mabilis? 65. Medyo malaki yung diferensya niya. Pero ang totoong diferensya niya, 1 lang. Isa lang talaga yung totoo niyang diferensya. Hindi 65. Ibig sabihin, yung dalawa, nag-add lang ng another isa. Kaya ginawang tatlo. Pero after ilang level, 65 yung difference nila. Nagkakaroon ng makikita mo yung effect niya, mas malaki pag nagdagdag ka pala ng hindi lang dalawang direct, kundi tatlong direct. Okay, sige. Yung isa, kasi ang sunod kasi dito yung 5. Ipakita ko sa inyo yung 4. Sample lang to para makita nyo. Tama. Kung 4 times 4, 16 times 4, 24, 64 times 4, 16, 24, 256. O, yan yun. Same din yan, kaya lang pagkakaiba niya, instead na tatlo, dinagdagan mo, naging apat. Tama? Yung apat, nagtaga apat, ang ending niya, 256. No? Ang difference ng 81 sa tatlo, ha? Ang difference siya ng 81 sa 256, ilan siya? 240. Di ba ang diferensya niya? Ang laki ng diferensya. Pero ang totoong diferensya niya, sa tatlo, nagdagdag ka lang ng isa. Ulit. Or galing sa dalawa, nagdagdag ka ng dalawa. Instead na dalawa, instead na tatlo, ginawa mong taga-apat. Di ba? Yun yung diferensya niya. Nagkakaroon ng malaking diferensya, yung effect sa ilalim, pero yung direct mo, nagdagdag ka lang naman ng isa or dalawa. Di ba? Ngayon, ito yan, punta tayo sa 6, sa 5. O yan, kanina pinakita ko na yan. Ito sa 5. Ito sa left side muna, wag nyo tingnan yung 6. Yung 5, yung 4, instead na 4, nagdagdag ka ulit ng isa, naging 5. 5 times 5, yung 5, nagtigli 5, 25 times 5, 125 times 5, 625. Ang diferensya niyan is, magkano yung diferensya niya? Ay, di. Ito, 609 ang diferensya niya. Yung 625, diferensya niya dito sa 16. Para mapakita lang natin, pag dalawa lang in-invite mo compared sa 5 in-invite mo, nagkakaroon ng 609 na diferensya. Ang dami. Lalo na kung 6. Tama, no? Ito, papakita ko sa inyo yung 5. Ito, 5 times 5, 25 times 5, 125 times 5, 625. Tama. Yung 5 mo, direct 5, nag-invite ng tagli 5, 25 na yung ilalim. Di ba ito direct mo to? First level, second level, third level, and fourth level. I-add mo to, 5 plus 25 plus 125 plus 625, total of 780. Active na tao. Active to na tao, ha? Ibig sabihin, basta pinag-uusapan natin na number, active yan. Hindi yan yung natutulog. Active yan, ha? Pag-usapan natin. Okay, papakita ko lang sa inyo yung potential. Sa 780 na active, magtig sa 10 lang yan na
kaibigan o kakilala ka, mag-anak, ibig sabihin, yung sampo, ano nito, client na to? Ito yung potential buyers, potential magpapabook, potential magpaparemittance, potential magbabayad ng bills. Tagsasampo, 780 tagsasampo, meron kang 7,800 na clients. Plus, i-add mo tong dalawa, itong baliktad. 780 times 10, meron kang 7,800 na clients, plus i-add mo to kasi client, itong ikaw mismo, client ka na. User ka na rin, di ba? Siyempre, ikaw na rin magbabayad ng bills mo. I-add mo to dito, 780. Total of 8,580 na users or client. Yan. Ngayon, pag-usapan natin, ticketing lang. Ticketing lang. O, nag-book tong 8,580 or nagpa-book sa'yo, isa lang ang binook nila. O, times 10, meron kang 85,800. Ang pinag-usapan lang natin, isa lang na ticketing or isa lang yung binook mo. Ibig sabihin pala, para kung gusto mo talagang kumita, wag, hindi mo kakaya na mag-isa. Hindi mo kaya na ikaw lang lahat magbebenta ng ticket. Okay naman yun, kasi additional income. Yung iba kasi gusto lang nila extra income, pwede naman. Hindi ka naman pipilitin eh. Pero pinag-usapan kasi natin yung 100% na potential. Di ba, 20% potential, ito yung traditional. 80% na potential, ito yung mag-build ka ng network. I-combine mo yung 100%, mas mabilis yung pwede mong mapalaki, mas mapapalaki mo kaagad yung group mo. Okay, kaya nga sabi niya, kung gusto mo talaga lumaki yung grupo mo, pwede mo to gawin. Pero since binary tayo, pwede lang dalawa. Okay naman. Ito ha, di ko sinasabi na, sabi ni Sir, bakit tinuturo sa amin, dala-dalawa lang. Pero sabi ng speaker, lima daw. Hindi, ito ano lang to, pinapakita ko lang yung numbers. Ano yung pagkakaiba ng dalawa-dalawa sa lima-lima? Diba? Nagkataon lang kasi tayo, binary tayo, kaya dala-dalawa. Pero sa ano, international, ito kasing napkin presentation, ang author na to, networker siya, ano siya, international networker to. Ibig sabihin, ina-apply nila dito yung lima-lima-lima. Bakit lima? Imagine mo yung dalawa, okay, malakas yung dalawa, di ba? Dadating kasi ang time, o may nangyayari kasi, nang isa dyan, matutulog. Nang isa dyan, pwede, di natin alam, wag naman sana, biglang nagkaroon ng problema. Biglang inaway ng asawa. Biglang inaway ng nanay, pinapunta sa US. Meron ganun eh, meron mga nangyayari ganun. Ang nangyayari tuloy, dahil dalawa lang yung downline mo at nawala yung isa, ano nangyayari? Pilay ka ngayon. And karamihan ng mga kumita dati, na ngayon hindi kumita or lumiit yung income dahil sa mga ganung sitwasyon o pangyayari. Na dati, ang lakas ng kinikita nila dahil nabawasan, nawala yung isang leader niya sa kabila, pilay siya, kahit lumaki yung isa niyang linya, kaya lang di natutumuloy, wala na siyang income. Yun yung reason bakit kailangan mong meron ka pang backup. May reserba. Diba? Tatlo yung direct mo, kaya tatlo. Pagbalikan natin ito, tatlo yung nasa right. Tatlo. Mawala yung isa, may reserba kang isa. Tama? And paano kung apat yung direct mo? Or apat, di dalawa yung reserva mo. Sabi nga niya sa gulong, di ba? Ang gulong nga, may reserva eh. Di ba? Kailangan, meron ka ring reserva. Eh, mas maganda kung lima. Mas maganda yung reserva mo. Kaya lang, bakit lima lang? Kasi minsan anim kaya. Kaya lang, ang tao daw, lalo na, ito nga eh, kay Sir Manny mismo, yung ating presidente, kasi ano siya eh, networker din siya. Siya mismo nagsabi, di niya kayang pagsabay-sabayin ang apat. Ang kaya niya lang pagsabay-sabayin, tatlo lang. Ibig sabihin, mahirap pala na lima talagang direct. Pero bakit ko lang sinasabi na kailangan lima? Reserve. Kailangan may reserve ka. No. Si Sir Manny yan ha, tatlo lang daw ang kaya niyang sabay-sabay. Di ba? Or apat hanggang apat. Pag nagbasa ka ng mga libro ng network marketing, hindi talaga sila sumusobra sa lima. Hanggang maximum of six lang yan. No, ano mo lang yun, back up mo lang yung
pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Ngayon, ito tanong. Para makuha mo itong ano, ay hindi tanong, hindi tanong. Erase. Para makuha mo yung lima, hindi ibig sabihin yan, lima lang talaga yung kakilala mo. Or nirecruit mo, or in-invite mo. Kasi drop zero lagi eh. Pag may in-invite kang 100, drop zero, 10 lang yung pupunta. Diba? Sa 10 pumunta, drop zero, isa lang yung sasali. Yan yung totoo. Yan yung ratio. Okay? At least alam mo kung bakit ikaw, diba, minsan bad na, nainis ka, yung invite ko, hindi sumama, bahala siya sa buhay niya. Yung kamag-anak ko, kaibigan ko, hindi sumama. Ang hirap pala. Dito, malalaman mo ngayon, ah, kaya pala, normal pala, na lahat ng kakilala ko, lahat na nasa prospects ko, hindi pala talaga lahat magjo-join. Diba? Kaya dapat dagdag ka ng dagdag ng prospects mo. Nagdadagdag ka dapat ng prospects. Kaya lang isipin mo, di kayo maubos yung tao. Hindi siya nauubos. Kasi bakit? Ilan na yung population ng Pilipinas? Marami. Ano na, halos 100 million na. Ilan yung nag-18 every day? Marami nag-18, di ba? Hindi talaga mauubos. Hindi rin siya mauubos. Okay. Ibig sabihin pala, may 100 kang kakilala, in-invite mo yung 100, 10 lang yung pupunta. In-invite mo yung, sa 10 pumunta, isa lang yung nag-join. Ibig sabihin, kailangan pala meron ka 1,000 kakilala. Or 500 na lang nakakilala para makuha mo yung 5 magjo-join. Kaya lang, sa nag-join, hindi ibig sabihin nag-join, yun na yung leader mo. Posible pa, yung 5 nag-join, hindi pa siya yung talagang leader mo. Diba? Kaya dadagdag ka pa talaga ng prospects. Kaya ano ka, hanggang mahanap mo yung 5 mo. Pero hindi ito sabay-sabay nakukuha. Mahirap yan, hindi mo siya sabay-sabay makukuha. May makukuha ka muna isa ngayon. Diba? Tututukan mo yung isa. Tutulungan mo yung isa. I-heart to heart talk mo yan. Hindi yung porke nag-join, ay nakuha ko na yung isa, tapos na ako. Hindi, kailangan mo yung kausapin. Kailangan mo yung turuan. Lahat ng alam mo, tuturo mo sa kanya. Diba? Sasamahan mo yan, isa muna. Wala ka munang kita. Wala ka munang kita, huwag ka muna mag-expect ng malaking income. Sasamahan mo muna yan, makakakuha din niya ng isa niya. Ganon din, kung ano yung tinuro mo, yun din gagawin niya. Magsasamahan kayong dalawa. Sasamahan mo yan. Hanggang makakahanap ka dito ng isa pa ulit. Ang ginagawa ng iba, itinutulong muna niya yan dito sa ilalim. Ang tawag doon, power legging. Meron nagpa-power legging. Which is, kung ang team nyo merong ganong strategy, maganda rin yung strategy na yun. Maganda rin siya. Kasi bakit? Kailangan mong palakasin ang isang leg. Diba? Kailangan mong palakasin ang isang linya. No? Yung iba kasi ang ginagawa, ay, sabi nung speaker, mag-invite daw ng 5. Ang ginawa niya, pinag-iwayway niya. Pwede naman yun, kasi ikaw naman talaga may kakilala noon. 5 mo yan na direct eh. Kaya lang, ang concentration mo, ang focus mo, di focus ka ngayon, sasamahan mo to. Magpapasama din to, sasamahan mo din to. Magpapasama din to, sasamahan mo din to. Magpapasama din to, sasamahan mo. Nawawala na yung ito, gustong magpasama sa'yo, iba na yung sinamahan mo, mawala na siya ng momentum. Yung momentum niya mawawala. Pag nawala yung momentum, babalikan mo siya, hindi na siya interesado. Kasi wala na yung momentum niya. Kaya dapat isa-isa muna, pag nagbibuild, isa-isa lang muna. Ganon, nawawala na tayo sa topic ko. Okay, sige, doon tayo sa number one is, 2 times 2 is 4 or the power of multiplication. Ngayon, punta na tayo sa number 2. Yan, para mabilis-bilis. Alas 7 na ba? Okay, number 2, yan, salesman failure syndrome. Or tinatawag na the power of duplication. The power of duplication. Paano naging duplication yung salesman failure syndrome? Di ba? Ito ang pinapakita sa number 2 kasi, mas maganda daw makarecruit ng teacher kesa sa malupit na salesman. Sino dito yung mga salesman? Baka meron. Yung mga nagtrabaho sa Johnson & Johnson, Palmolive Philippines,
ano pa, yung mga ahente. Insurance ng, ahente ng insurance, ahente ng lupa, magagaling talaga yan. Ahente ng Avon, ahente ng Tupperware, ahente ng insurance, nabanggit ko na ba yung insurance? Ahente, okay, walang masama na maka-recruit ka ng ahente. Kaya lang daw, ang sakit ng ahente, pag pag-uusapan yung pagbebenta, hindi na yan sa'yo magpapaturo. Kasi bakit? Ahente yan, magaling magbenta. Baka talo pa tayo niyan magbenta. Di ba? Baka ikaw nakakausap ka pa lang ng isa, yan, sampu na nakakausap niyan. Kaya lang, ang diferensya, nagiging acne sila. Hindi na sila nagpapaturo. Naakala nila, yung network marketing is parehas din ng profession na pagbebenta. Nawawala yung tinatawag na duplication sa kanila. Di ba ang ahente kasi, pag nakabenta yan ng, halimbawa, ng lupa, or painting na lang, sample, nakabenta painting, or gamit, pag binentaan ka na yan, bumili, kumita siya, tapos na, nahanap na yan ng ibang bebentahan. Pero ang networking, once na nag-join yung downline mo, hindi natatapos doon yung business nyo. Mas malaki na yung obligasyon mo sa kanya. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya yun dito, itong tinatawag na salesman failure syndrome, maraming salesman na nag-failed sa network marketing kasi di nila alam yung tinatawag na duplication. Basta alam lang nila, benta, 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 magbenta, magbenta. Pero pag nakakuha kang downline yan, huwag mong paalis, sabi niya, ay, sabi dun sa training, salesman failure syndrome, ayoko sa'yo. Hindi, pwede. Pwede yun. Kasi bakit? Sales pa rin yun. Meron kang makukuha na magaling mag-invite na mag-invite. Kasi salesman yan, ahente, magaling yan mag-explain, mag-boka. Sabi nga niyan, sales talk, magaling mag-sales talk. Kaya nga, dito sinasabi lagi, hindi mo kailangan magaling mag-sales talk. Yung iba, ay, di ko kasi kaya yan kasi kayo lang magaling. Ako, mahihain ako, di ko alam mag-sales talk. Pero hindi iba pala yung sales, iba pala yon. Pero siyempre, dahil nga sabi nga niyan, ang composition ng network mo, hindi lahat 'yan builder. Hindi lahat 'yan leader. Ang karamihan diyan user and retailers. Ibig sabihin yung mga mahiling mag-book, mahiling magbenta ng produkto, mahilig magtanggap ng remittance, mahiling magtanggap ng bills payment, mahiling magloading, yun yung mga tao na yun. Halos marami yan. Kakaunti lang yung, yan, mainit. Salamat, boss. Kakaunti lang yung leader. Nabilang lang yung mga leader dyan. Okay, sige. Power of duplication, or the power of duplication. Kailangan pala yung duplication na tinatawag. Okay. Maraming mga dealer, ang akala nila, once na naka-recruit na sila, na-duplicate na siya. Di ba pag may nakuha na siyang isa, okay na, may duplicate na ako kasi may downline na ako. Di ba ganun? Ito sample, ayan. Kailangan mo pala magturo. Kailangan mo magturo. And hindi lang magturo, kailangan mo turuan si one, naturuan si two. Na-invite si three. Kailangan mo magturo. Ito dito para, dito na lang ako para ako mawala sa camera. Dito sir, dito na lang. Okay pa ba kayo dyan? Yes! Okay. Sige. Merong kwento. Yan. Para ano naman yung ano natin. Ito si Juan, syempre tuwang-tuwa siya ngayon. Ang pangarap niyang sasakyan, makabili ng Pajero. Wow, grabe. Di ba yung Pajero, may 4x2, may 4x4. Ang binili niya, 4x4. Wow, lupet. Siyempre, si Juan to eh, di ba? Excited siya, bumili siya ng brand new Pajero 4x4. Di ba ang likod niyan may nakalagay 4x4? Kasi di ba yung ano, may tinatawag na 4x2, may tinatawag na 4x4. May nakalagay na 4x4. Yung likod ng kanyang Pajero. Yan. So, di ba? Wow, 4x4. Di siya makatulog, di ba? Di siya makatulog kasi lagi niya naisip, brand niya yung kanyang Pajero. Pagtulog niya ngayon, kinabukasan, ang aga niya nagising. Wow, tinignan niya yung kanyang Pajero. Wow, nandun. Paglapit niya ngayon sa Pajero niya,
may nakita siya dito. 4x4, may nagsulat, may nakalagay. Check. Sabi na walang iya, sino nagbandal ng aking Pajero? 4x4 nilagyan ng... Ay, hindi, mali. Erase. May nagsulat, 16. Ah, yan pala una muna, yan pala una. Erase natin, erase. Take 2. Diba, ito yun. Ay, ito niya, 4x4, may nagsulat equals 16. Siyempre, sino magagalit? Diba? Ay, sino hindi magagalit? Siyempre, si Juan, brand new yan. Tapos babandalan lang ng ganito. Sa sobrang inis niya, pinabura niya. Pumunta siya sa shop. Burain niya, burain. Pinabura. Burado na. Kinabukasan ulit, bilis ako ng kwento ha, kinabukasan ulit, excited siya ulit. Paglabas niya ulit, may nakasulat ulit. 16 ulit. Sabi niya, inis siya. Sa sobrang inis niya, kasi iniisip niya kasi kung bukas ulit, papabura niya, malamang, susulatan ulit. Ang ginawa niya, pinapermanente niya. 4x4 equals 16. Pinapermanente na niya. Kinabukasan ulit, pagising niya, may nakalagay, check. Sabi niya, walang iya, sino kaya to? Ang ginawa niya, pinaano niya ulit sa shop, pinadagdagan na niya ng check. Tuwang-tuwa siya ngayon, pagising niya ngayon, ulit, pagising niya ulit, may nakalagay, perfect! Diba? Ang haba. Walang iya, papunta na doon sa likod niya, walang iya to. Ang ginawa niya, pinadesign niya ulit, 4x4 equals 16, may check. Perfect. Yan. Pero inayos na niya. Para maganda tingnan. E syempre, kinabukasan, binantayan na niya. Wala. Pag ano niya ngayon, pagbaba niya ngayon, nakita niya to, wala na. Ah, pasalamat siya, wala na. Kaya lang, pagpunta niya doon sa may harap, may nakayo sa may harap, very good. May nakasulat, very good. Yung grabe, no? Actually, yung kwento, wala lang. Kasi naalala ko lang yung 2x2, 2 times 2, 3 times 3, 4 times 3, di ba? Related lang kasi. Pero wala talaga siyang lesson eh. Okay. Doon tayo sa, ito, drawing ko to. Kung ikaw to, na-invite mo si A, sabi ko nga, akala mo, pag naka-invite ka na ng isang tao, akala mo, na-duplicate ka na. Yes, naka-duplicate na ako, naka-invite na ako ng isa. Ang ginagawa usually nito, hinahayaan na to. Dapat turuan mo to. Lahat ng alam mo, kailangan mo siyang maituro dito. Ano ituturo mo dito? A, kailangan mo mag-invite. Kailangan mo mag-respect. Kailangan mo mag-invite. Pag naka-invite to si A, ibig sabihin ito, tinuturuan na nito, teach. Tinuturuan na ni A na mag-invite. Na-invite niya si B. Sample lang, na-invite mo si B. Okay, na-invite niya si B. Yung iba, ang ginagawa, yes, na-duplicate na ako kasi may downline na si A. Ang ginagawa nito, umaalis, naghahanap na ng iba, na yung iba niyang marirecruit. Bahala na kayo dyan kasi, total, may downline ka na. Hanap naman ako kasi gusto kong kumita eh. Di ba, meron ganun eh. Pag ito nawala, ano mangyayari sa dalawa? Eh, naturuan mo lang naman to mag- invite, hindi mo to naturuan na mag-invite din yung, ay turuan din si B na mag-invite. Ang magiging effect nito, mawawala din to. Mawawala din to. Kasi wala na yung mga apply niya eh. Pero meron tayo, meron mga kakaiba na kahit wala na mga apply, buhay siya. Nandito, malay mo, baka ikaw yun. Di ba? Ito yung sinasabi ni Agila talaga. Kahit wala na mga apply, nandyan ka pa rin. Talagang kakaiba yan, bibira yan. Pero kadalasan, ganito na yung nangyayari. Balik natin ha. Ikaw to, ang kailangan mo, turuan si A na may invite si B and turuan si A na turuan si B na may invite si C. Yun na yung scenario na yan. Ganyan na. Oh. Turuan mo si A na turuan si B na i-sponsoran si C. Yung nag-member na si C, okay.
Pag three levels deep, pag sinabing three levels deep, yun yung tinatawag na duplicated ka na. Duplication ang tawag na doon. Kasi nasa three levels deep ka na, tatlong linya. Kaya lang, bibira ito mangyari. Anong ibig ko sabihin? Ganito yung scenario, para makita nyo rin. Walang automatic na eraser kasi. Mas maganda yung pag ganyan mo, burado na. Di ba meron niya yung, ano, yung sinusulatan mga bata, pag ganyan, burado na kaagad. Di ba? Okay. Pakita ko lang yung totoong scenario. Ang totoong scenario, ganito yan. Kung ikaw to, na-invite mo si A, na-invite mo si B, na-invite niya si B, na-invite niya si C, yan, ganun yung nangyayari. Tama? Pero hindi ibig sabihin na ganyan, yan talaga yung totoong scenario. Wala. Ito, active. Bibira yan, walang nangyayaring ganyan. Ang totoong scenario, ito, inactive, tulog, inactive. Ito possible, inactive din. Ang buhay dyan, ito, posible. Kaya lang kung iniwanan mo na yan, na isa lang yung active, pag nawala ka, mawala din yan. Kailangan pala, hanggang three levels deep na active, ang minimum ng three levels deep, dapat meron kang active sa linya na yan, na tatlo. Halimbawa, sample, si D, si E, si F, si G, si H, si I, si K, si L. Halimbawa, sample lang yan. Inactive, active. Possible to, inactive. Possible to, inactive. Ito, active. Posible. Diba? Posible ito, inactive din. Inactive din. As ito, active. Makita mo, isa, dalawa, tatlo. Pag merong tatlong active dyan, yun yung tinatawag na three levels deep, duplicated ka na. Para malinaw. Kasi yung iba, porque may tatlo lang sila, okay na, duplicated na ako sir, pwede na ako maghanap ng iba. Hindi pa, kailangan meron dyan tatlong active. Itong pinakita ko lang sa inyo kasi mawawala kasi tayo sa whiteboard. No, ang totoo niyan, hindi talaga, mas malalim pa yan. No, meron yan ikabente sa kamay active. Sa ilalim, ganun yung scenario talaga niyan. Hahanap ka talaga kung sino yung magkukumit sa ilalim. Kung sino yung magkukumit, doon ko ka tututok. Kakausapin mo kasi talaga sila, heart to heart. No, kung talagang hihingan mo ng commitment, downline, ikaw ba, committed ka talaga na gawin itong negosyo na to? Gusto mo talagang kumita dito? Kasi ako, pag committed ka, committed din ako. Magkukumit din ako sa'yo 100%. Diba? Yun yung magkukumit sa'yo, yun yung sasabihin mong active, masasabi mong active. Ngayon, pag meron ka na dyan, yun yung time na dapat meron ka na rin, maghanap ka na rin ng panibagong linya. Kasi meron ka ng active na tatlo. Nandiyan na si X, nandiyan na si Y, si Z, si M, halimbawa si N, si O, si P. Sample lang, ganun din. Dapat meron ding tatlo din dito. Tatlong active din. Wala ako sa screen yan. Tatlong active din. And pag nakuha mo yan, okay, meron ka ulit. Another set din naman sa linya dyan. Hanggang meron ka ulit, panglima. Back up mo yan, back up. Pero yun, bibira. Kasi kadalasan, dalawa lang talaga, tatlo lang talaga. Back up lang natin yung pang-apat, panglima. Yun ang totoong nangyayari. Okay, yun yung duplication. Yan. Sige, continue tayo. Okay, speed. Siyempre, kailangan mabilis. Kailangan pag nag-invite ka, mabilis. Lahat ng gagawin mo, prospecting, dapat mabilis ka, mamrospect. Pag na-prospect mo, useless yan. Pag hindi mo na-invite, kailangan mabilis ka mag-invite. Ma-invite mo sila. Kailangan mabilis mo silang mapapunta sa office, mapresentan. Start once you know what to do. Kailangan. Pag alam mo na, siyempre, attend ka ng training. Pag alam mo na ngayon, invite na, prospect na. Wider, ito yung magpapadami ka. Sort and play the numbers game until you have 5 active lines. No, okay? And deeper, pinpoint active lines and teach them what you did. Kung ano yung ginawa mo, yun ang gagawin mo rin. Yun yung duplication. Okay, kopya.
Pag okay na, ano ka next ko na ha? Sige. Basta yun, ganun. Yan yung tatandaan mo, speed, that mabilis ka pag once alam mo na yung gagawin. And wide, mag-invite ka. Kasi may mga downlines na iisipin niya na, wala man yan pupunta si upline, ako lang talaga niya nang tututukan. Kailangan maghanap ka ng iba. Para maramdaman ng downline mo, ay, si upline, may iba nang tinututukan, kailangan talaga mag-commit ako sa kanya. Pag nakita kanya ng upline na ikaw nagko-commit, ikaw tututukan yan. Sabi nga, numbers game, mag-sort muna yan. Sort and play yun eh. Sort and play. Mag-ano yan, invite. Kung sino yung magko-commit, tututukan niya. Invite. Sino yung magko-commit, tututukan niya. Yan. Deeper, i-pinpoint mo kung sino yung active lines sa baba. Tuturuan mo sila kung ano yung ginawa mo. Ganun lang. Okay na? Pwede na? Sige. Next ko na. Sir, okay na. Pwede mag-ngopya. Pwede ka mag-ngopya sa katabi. Okay. Pwede ka mag-ngopya sa katabi. Hindi, ibig sabihin, interesado talaga siya. Bakit? Yung iba, okay lang, kahit di, tapos na. Di, next man, sir. Okay lang, hindi ko natapos to. Ibig sabihin, hindi, interesado yan. Once interesado nagsusulat yan, interesado yan. Gusto matuto. Ibig sabihin, gusto matuto. Okay na, sir? Yan. Don't just sponsor, teach. Huwag mo daw alang ang iba, pakapamember, kumita ng 1,000, pumaris sa kabila, pinapabayaan na yung downlines niya. Kailangan, turuan mo yan. Teach. Don't just sponsor, teach. Income depends on having a progressive group and not on selling alone. Hindi lang yung pagbibenta. Kailangan, meron ka talagang grupo. Okay, if your downline qualifies, ibig sabihin nag-avail ng system, but it's not visible, something is wrong. Hindi ibig sabihin na visible na pupunta ha, kasi siyempre may trabaho yan, hindi makakapunta. Ibig sabihin na visible, yung nagpaparamdam yan sa'yo. Pag nag-ano kayo, meron kayong Zoom na pwede naman siya umattend, makikita mo siya. Pero yung lahat ng pagkakataon na pwede siyang umattend at makita mo siya, maramdaman mo siya, wala, something is wrong. Di ba? Nag-member lang. Di ba? Hindi mo na rin naman masisisi sarili mo niyan kasi binigay mo na lahat, tinuruan mo na lahat, in-invite mo lahat, lahat ng offer na tulong mo, binibigay mo na, pero siya na talaga yung ayaw. Meron kayo, di kayo magugulat, wag kayo magugulat kasi may merong mga ganong mga downlines. Na hindi mo naman masisisi yung sarili mo. Kaya lang yung iba, dahil sa akin, nag-member siya, tapos isipin niya, pinagkakitaan ko lang siya. Meron ganun eh. Hindi mo nakasalanan yun kasi ayaw niya talaga eh. Recruiting doesn't automatically mean you are multiplying yourself. Recruit, di ba meron yung recruiting sa pagpapa-abroad? Ni-recruit ka, recruit. Di ba? Recruit. Iba yung ano ah, yung iba yung sponsoring sa recruiting. Pag sinabing recruiting, ni-recruit kita, bahala, pagkakataas mo nag-join, bahala ka na. Ang sponsoring, parang ni kaya nga sponsor kasi 'di ba yung sa tawag sa ninong is sponsor ano yan tawag diyan? Grandparent. Godparent, 'di ba? O godfather, godmother. Kasi 'di ba sa ano yan ang tawag nila sponsor. Tama. Pag sinabing sponsor, once na sponsor mo siya nag-join, kailangan mo talaga ng tulungan kasi sponsoran mo siya eh. If you don't know how to handle your group, your network will fail. Pag hindi mo daw alam paano i-handle yung grupo mo, babagsak talaga siya. Kaya nga kailangan mong umattend ng mga trainings para ma-handle mo na maayos yung buong grupo mo. And what do you teach your downlines? Siyempre, lahat ng natutunan mo. Eh, ikaw mismo hindi ka umattend, ano ituturo mo? Wala kang matuturo kasi hindi ka umattend. May tuturo mo, lahat ng mga nalaman mo or natutunan mo, yun ang may tuturo mo sa kanya. Okay? Sige. Sige. Kaya habol. Kahabol sa pagsulat. Okay, sige. What do you teach? Your downlines, everything you learn. Finish or unfinish, pass the paper. Sige, ganito na lang.
Total, may ano naman to, may libre naman tong hingin. Pwede niyong hingin to, yung copy na to. I mean, PowerPoint to, pwede naman na tong ibigay sa mga interesado nating downlines. Hindi man natin to, ano, I mean, open to, pwede mong i-ano, para mas matutunan mo. Kaya lang yung iba, bakit hindi namin binibigay yung PowerPoint? Kasi pag umasa may PowerPoint, minsan hindi man nila in-open yan. Kaya importante talaga, nasa notebook mo rin. Kasi pag may notes ka, babalikan mo, madali mo siyang mabalikan pag may notes ka. Kasi kung nasa computer lang, i-save mo yan sa USB mo, sigurado yan, pagpustahan tayo, di mo yan mabalikan. Kasi bakit? Minsan, nakakalimutan mo na nasa USB mo yan. Okay, sige sir, magbibigay na lang kami ng ano din para mabilis tayo, okay? And syempre, nawala na yung aking clicker. Lumawag. Yan. Pangatlo pa lang tayo, ha. Four things you have to do. Baka may na, ano ako na, ayan, tama. Okay, number three, nalito ako sa four. Number three, anong apat na dapat mong gawin? Anong bagay na dapat mong gawin? Oh, ito dapat mong gawin. Ano yung apat na dapat mong gawin? Imaginin mo yung sarili mo, magdadrive ka ng sasakyan, kotse. Yung kotse na to, manual, hindi siya automatic. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo dyan, ang automatic kasi, once na nag-start na yan, ipindutin mo lang yung D, drive, tatakbo na siya. Lalo na kung hindi na siya nakapreno, tatakbo na siya. Pag dinainan mo lang yung silinyador, tatakbo na siya. Pag tumigil ka, preno ka, tigil ka. Wala ka ng kambyo-kambyo. Ito assuming, may sasakyan ka na manual. Ngayon, ang goal mo, magmula, kung magagaling ka sa office, ang goal mo papuntang Tagaytay, sample lang nga papuntang Tagaytay, kasi gusto ko makarating sa Tagaytay. Or Baguio, pagpalagay na, Tagaytay na lang para hindi tayo malito. Gusto mong makarating sa Tagaytay. Ano yun? Pagpalagay natin yung Tagaytay, yun yung goal mo. Yun yung para sa'yo success. Sample lang yun ha. Siyempre, para makapunta dun sa Tagaytay, meron kang sasakyan, kailangan sakyan mo para makarating ka dun. Tama? Kaya lang, kung walang gasolina, anong gagawin mo? Siyempre, gagasan mo muna. Number one mong gagawin, four things you have to do or driving to your destination. Ano mong gagawin, siyempre may kotse ka. Manual. Kailangan mo ng susi. Kailangan mo na muna ng susi. Ano yung susi? 14,998 or 16,998 or 18,998. Depende kung F-Marica, Rice Mart, or Unified, or Wealthy pala. May 12,998 din pala. Okay. Kahit may sasakyan ka, kung wala kang susi, wala din, useless din. Hindi mo siya mapapaandar. Ang susi, it represent yung 14,998, yung system. Para magamit mo siya. Okay. Kailangan mo muna start the engine. Kaya lang kung walang gas, hindi rin siya tatakbo. Kailangan muna bumalin ng gas. Yan. Kailangan meron kang gas. Kasi kung empty ka na, hindi ka tatakbo. Okay. And syempre, gas up. Shortcutting ko na kasi dito tayo sa sunod na page. Sunod na slide. Ito, yan. Ano mong gagawin? Get in and get started. Sign up and qualify. Yun na yung 14,998 ang sinasabi ko kanina. Ito yung susi mo. Yan ang una mong gagawin. Pangalawa mong gagawin, buy oil and gas. Or ang ibig sabihin nito, ginagamit mo yung system, pati yung produkto. And attend seminar. Attend trainings. Yan ang ibig sabihin niya ng buy oil and gas. Piniprepare mo na yung sarili mo sa laban o sa takbo ba? Papunta dun sa Tagaytay na gusto mo mapuntahan. Simple lang yan kasi letter A, sign up, qualify, lahat naman member na. Pangalawa, kailangan mo ng gas, kailangan mo amatin ng training, kailangan mo gumamit ng produkto and gumamit ng system. Personal use ba? Bayaran mo yung bills mo para at least alam mo ngayon kung totoo talaga nakakabayad ng bill, nakakabook ng ticket, nakaka-loading, dapat ikaw mismo matry mo. And letter C,
get into gear. Dito na yung labanan. Get into gear. Sabi ko nga, ulitin ko, manual yung kotse mo. Neutral, mag-start ka sa neutral. Habang nasa neutral ka, di ka patatakbo. Para sa tumakbo, kailangan mong iangat yung iyong cambio papunta sa first gear. Di ba pag nag-shortcut ka sa third gear, ano mangyayari sa sakyan? Mamamatay. Di ba? Or paulit-ulit mo ginawa, nasisira na yung sasakyan. Kailangan mo na first gear, second gear, third gear, fourth gear, hanggang kinta. Di ba? Okay, first gear muna. Ang first gear, nagrepresent siya na kailangan mo maghanap ng direct. Kailangan mo maghanap ng direct. Kailangan mo maghanap ng at least 5. Ayun yung kanina, yung 5-5-5. Okay. Sir, paano kung dalawa lang, tatlo lang? Okay lang yun. Okay lang yun. Pero siyempre, 5 kasi yung ano natin, yung ideal ba? 5. Yan. Sponsor people or 5 people. Ibig sabihin, pag nakasponsor ka na ng 5, umaandar ka na ngayon. Kasi nasa first gear ka na eh. Ibig sabihin, papunta ka na dun sa, nagiging makatotohanan na yung goal mong tagaytay. Kasi umaandar na yung kotse mo. Kaya lang, mabagal pa siya. No, matagal pa makarating dun sa goal mo. Same din sa pag-network. May na-invite kang isang tao, dalawang tao. Kumita ka temporary. Ano, kita lang na maliit. Pero yung goal mong kumita ka ng 100,000, hindi pa. Hindi pa siya kasi dalawa pa lang sila, tatlo pa lang sila. Maliit pa. Ngayon, kailangan mo mag-shift ng gear papunta sa second gear. Yan. Para makashift ka ng second gear, kailangan mo tulungan mo yung direct mo na maka-invite na rin. Di ba yun yung kanina, yung topic natin kanina? Actually, magkaka-connect kasi sila. Yung napkin presentation magkaka-connect. Kailangan yung first five mo or first direct mo, ilan man yan, isa, dalawa, tatlo. Sa ulitin ko ha, hindi ibig sabihin 5 na. Pwedeng dalawa lang, pwedeng tatlo. Kailangan yung tatlo, dalawa, isa, 5, maturuan mo na makahanap ng isa nila, dalawa nila, tatlo nila, or 5 nila. Ikaw, nasa second gear ka na. Bumibilis na yung takbo ng kotse mo. Ibig sabihin, nakakaramdam ka na ngayon ng income. Wow, may kinikita na ako. Di ba, ganun. Matutuwa ka na, may kinikita ka na. Pero siyempre, hindi pa natatapos dyan. Kailangan mong mag-shift into third gear. Pag sinaming third gear, yung second level mo, dapat meron na rin siyang direct. Ibig sabihin, yung first level mo, meron na siyang second level. Ikaw, meron ka ng third level. Di ba? Yun yung inano natin kanina. 5, 5, 5, di ba? Ganun. Bumibilis ka na ngayon yung takbo mo papuntang Tagaytay. Kasi third gear ka na eh. Yung mga nagda-drive dito, alam yan eh. Kahit sa motor, alam yan eh. Pag nasa first gear yan, pagod pa yung makina. Second gear, okay siya konti. Pero pag mabagal lang yan, nasa 40 lang yan. 30, di ba? Pero pag third gear na yan, mabilis-bilis na yan. Pero kailangan mo mag-shift into fourth gear. Ibig sabihin, yung 5, nag-5, mabilis ka na yan. Siguro nasa may parting ano ka na yan, S-lex ka na. Di ba? Kung patagaytay ka, mabilis ka na yan, takbo mo yan. Same din sa network. Sa network mo, pag meron ka ng fourth gear, ibig sabihin, meron ka ng fourth level, sa network mo, nakakaramdam ka na ngayon na papapasok ka na ngayon sa top 30. Pumapasok ka na sa top 30, wow, kumikita ka na ngayon, nakikilala ka na. Di ba? Nakakabili ka ng gusto mong damit, meron ka ng income, nakakapag-save ka na konti, di ba? Meron ng resulta. Pero syempre, kung gusto natin, mas maganda, fifth gear. Ito yung tinatawag na overdrive ka na. Pag nag-overdrive, kung gusto mo mag-overdrive, yung fourth gear mo, ay yung fourth level mo, kailangan mong dumami na rin sila. Ang tangagadaan nito, sa umpisa lang siya, mahirap. Katulad din na sa sakyan, hirap yung makina sa first gear, second gear. Pero once na tumatakbo na yan, ng fourth gear, yung makina mo, kinta na, mas madali na siya. Di mo mamamalayan na mas madali ka nang makuha yung pangarap mo dito. Ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kasimple. Yun. Get into gear. Overdrive na. Yan ang goal natin, overdrive. Kaya lang may letter D. Yung iba, dito nagpo-focus. Yung iba, ano yun? Yan. Pick up passengers along the way. Walang masama kasi bakit? Kung may spare, may malaki kang ano, van yung dala mo, pwede. Di ba marami? Kaya lang babagal ka nun. Ibig sabihin ng babagal, ibig sabihin nun, mahilig lang magbenta ng produkto.
20% lang ginagawa niya. Ang ginagawa niya, book ng ticket, accept ng bills payment, accept ng remittance, nagpapaload. Which is, sabi ko nga, hindi masama. No? Kaya lang, syempre, limited lang yung income mo dyan, mabagal. Ito, pansinin mo, ito, you could still get to your goal or destination by doing the first three. Di ba yung A to C? Yung start up, yung susi, sign up and qualify. Yung B, yun yung buy oil and gas. Yung C, yung first gear, second gear, third gear, dumadami na yung tao mo. Makakapunta ka daw sa Tagaytay kung kahit yan lang yung gawin mo. Ibig sabihin yung pang-apat, kahit di ka pala nag-share ng products, pwede. Pero di ko sinasabi, huwag kayo mag-share. Baka may marinig sa akin. Pati sinasabi ni Elmar doon, huwag mag-share ng product. Kailangan pa rin, syempre. Lalo ng mga nag-uumpisa, wala ka pa naman panggalaw, kailangan mo munang mag-retail. Wala ka munang panggalaw, kailangan mo munang mag-accept ng bills payment, insurance, ticketing, loading. Kasi wala ka pang panggalaw, di ba? Ganun yon. And ito, notice however, if you don't do number three, or itong shift into gear, get into gear and did a lot of number four, puro ka lang benta, 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 you would never get out of the driveway. Di ba, para ka mag second gear, kailangan mo yung lima mo, maturuan mo. Eh di ka nga, ano, benta, benta ka lang, hindi mo tinuturuan yung mga direct mo, paano ka andar? Nag-gets nyo? Nag-gets nyo po? Ayan, yan yon. Hayaan nyo, number three pa lang tayo. 7:30 na. Number 3 pa lang. Pero bibilisan na natin. Actually, yung 1 to 5, yun yung matagal. Pero pagpatak ng 6 to 10, mabilis na siya. Okay. Sige, number 4 na tayo. Number 4 is digging down to bedrock. Sino yung mga, ano dito, yung mga engineer? Engineer or may idea sa pagko-construct ng building. May tinatawag silang bedrock. Yung bedrock, ito yung matigas na lupa. Meron kasi yung soft soil, pag nagbubuta sila, di ba pag nag-create ng or nag-build ng malaking building, di ba nagbubuta sila ng lupa, di ba ng ilalim, para magkaroon ng foundation. Tama? Kasi pag ang building walang foundation, iian lang ng aso, tumba siya, giba siya. Kailangan may pundasyon. Kahit bahay nga, simpleng bahay, may pundasyon yan. E lalo na kung gusto mong magmalaking building. Ibig sabihin, sa network natin, kung gusto mo matayog yung network mo, malaki yung network mo, malalim yung network mo, kailangan mo mag-build ng foundation. Ano yung foundation? Training. Oh, related na naman siya. Kailangan mo umatin ng training ng training. Okay. The only losers are the quitters. Yung mga nag-quit, loser sila. Pero hanggang hindi ka nag-quit, potential winner ka pa rin. Hanggang hindi ka nag-quit. First 2 to 6 weeks, ito para atin sa mga bago. First 2 to 6 weeks in the business is their training month. Hindi as is their training month. Ibig sabihin yung first 2 to 6 weeks mo, training month mo lang siya. Para ka nag-aaral pa lang. Ang iba, binibilang na niya yung tagal niya. Ay, 2 weeks na ako, ay 2 months na ako, di pa rin ako kumikita. Di ka pa talaga kikita kasi nag-aaral ka pa lang. Di ba? The next month will be their starting month. Ngayon, kung next month na hindi ka pa rin ready, huwag mo muna bilangin yung tagal mo, yung panahon mo. O yan, when next month comes, if they're not yet ready to get serious about the program, consider that they are still in their training month or period. O, ibig sabihin, kung medyo mabagal ka, 1 year ka lang nag-aral, kasi bakit? May trabaho ka eh. Part-time ka lang, 6 months na hindi ka pa rin marunong mag-present, nasa training period ka pa lang din. Huwag ka magbibilang ng taon or buwan. Kasi iba, kung kailan siya nag-join, doon niya binibilang yung, ay, kailan ka pa sa Unified? Ay, nung ano pa ako, last year pa ako, binibilang niya yung kung kailan siya nag-join. Ang bilangin mo dito, kung kailan ka natuto. Kung kailan ka ready na naggawin yung business. Parang ano yan eh, doktor. Di ba yung doktor, hindi pa makikita yan na hindi pa siya full-fledged doktor. Kailangan full-fledged. Ikaw ba papayag ka na mag-opera sa'yo? Alam mo, na-operahan ka, sample, wag naman sana. Operahan ka! Papayag ka ba na mag-opera sa'yo yung ano, nag-train lang? Yung trainee ba? Siyempre hindi. Gusto mo, mag-opera sa'yo, professional doctor.
Sa'yo din. Huwag ka mag-expect. Nakikita ka agad na trainee ka pa lang. O, kailangan maging ano ka muna. Ready ka muna kung kailan yung sinasabi mong train ka na. Okay? Don't have them start counting their months until they are ready to get serious. Picturean mo niya muna. Sige, picturean niya muna. Picture, sige. Okay na, sige. Yan. O, ito, di ba may lima? Balik back. Mariremind ka ulit sa lima. Di ba, may lima ka. Ang ibig sabihin ng lima, pag nakalima kang direct, nagbabaong ka ng foundation ngayon. Pero ang gamit mo ngayon, pala pa lang. Medyo mabagal yung paghukay. Kasi lima pa lang yan eh, bago ka pa lang. Pero pag yung lima mo nagtag lima, may lima na, ibig sabihin, bulldozer na yung gamit mo. Mas mabilis ka na maghukay. Pag yung 25, nagtag na 25, steam shovels na yung gamit. Marinig mo yun sa mga malaking construction eh. Boom, boom, boom. Di ba yung may usok pa? Mas mabilis na siya maghukay. Kasi nga maghukay ka ng foundation. Same din sa network natin. Pag may direct ka, yung foundation mo hindi pa ganun kalalim. Kasi bakit? Isa pa lang yung direct mo eh. Na hindi pa masyado kumikita. Pero yung direct mo, may na-direct. Ito ha, ulitin ko ulit. Hindi ibig sabihin lima lang yan. Pwedeng isa lang yan or dalawa. No, okay lang yan. Pag yung dalawa mo may tagdadalawa na, nandito ka na rin. Hindi man kailangan talaga kompleto yung lima. Back up lang yung lima. Okay, yan. Yung foundation mo. Strong foundation is when you reach the bedrock. Yun yung kaya ako tinatanong yung kung sino may engineer dito. Kasi pag na-reach nila yung bedrock, matigas na yung lupa doon. Yun yung matatag na yung magiging pundasyon mo. Same din sa atin, pag naka-invite ka na ng mas malalim sa 125 na downlines, hindi ka na basta matitinag kung ikaw ba kumikita na, matitinag ka pa ba? Hindi ka na aalis, hindi ka na madi-discourage kasi kumikita ka na. Sabi nga niyan, ang pinaka makakamotivate sa tao, yung income. Pag habang kumikita yan, hindi aalis kasi kumikita siya. Pero kung tagal-tagal na yan, 1 year, 2 years, 3 years na, at hindi kumikita, medyo gegewang na yan. Tagal-tagal ko na, di pa rin ako kumikita. Di ba? Tapos magdi-discourage pa yung asawa, di-discourage yung anak, yung kapamilya, asawa, nanay. Mag-abroad ka na. Sabi ko na kasi mag-aral ka, pinagtapos ka namin, tapos magne-networking ka lang. Di ba? 3 years ka na, ganun. Di ba? Gegewang ka na nun. Pero kung 3 years mo na yun, kumikita ka na, hindi ka imposible kang gumewang. Kasi bakit? Kumikita ka eh. Kaya yung foundation mo nun, mas malalim na. Yan, parang gano'n, kay Trump to eh, di ba? Donald Trump na building. Imagine mo yan, no? Para makakreate na malaking ganyan na building, malalim yung pundasyon mo. Building your business on a solid foundation. Yan. O, katulad yan, yung mga bulldozer, di ba? Naguhukay sila. And mapapansin mo, pag naguhukay ka, ay, nakakita ka ng construction or for, under construction, di mo makikita yung loob kasi may harang yan na trapal or ano, tent, ay, ano yan, tawag, mga seam. Di ba, may harang yan. May marinig ka lang, boom, boom, mga bubungkal lang to, ng lupa. Pero di mo nakikita kung anong nangyayari doon sa ilalim or doon sa loob. Pero pag nakarating na niya yung foundation, makakita mo na lang, wow, ang bilis, makikita mo na, oh, may frame na. May mga bakal na kaagad. Mapansin mo, ilang months lang, nakatayo na yung building. Pero nung una, ang tagal nung pundasyon, ang tagal-tagal na naghukay pa rin sila. Kasi, naghukay sila ng matatag na pundasyon. Pero once na okay na nila yung pundasyon, nalagay na nila yung pundasyon, ang bilis na yung pataas. Same din sa network, mabagal lang sa umpisa. Mahirap lang sa umpisa. Kasi bakit? Nag-ano ka ng pundasyon mo. Pero once na may mga tao ka na, ang bilis ng mararamdaman mo na lang, kita mo, mas mabilis na yung kinikita mo. Okay, number 5 na tayo. Mabilis na, okay. Ships at sea. Para kang namamalakaya sa dagat. Di ba? Pag nag-invite tayo ng tao, di ba mag-invite ka sa tao sa galing sa prospect list mo, para ka daw namamalakaya ng mga isda sa dagat. Di ba? Pag nag-invite tayo, parang ano yan eh, meron kang bangka, meron kang isang bangka, sige, punta ka, palaot ka. Di ba? Pag napalaot yan, mag-expect ka na may dalay ang isda, tama? Or posible, pagdating yan, boss, walang huli. Di ba? Zero. Di ba? May tatlong klase ng barko o bangka. Ano yung klase ng bangka na yun?
Yan, merong empty. Walang laman pagbalik, di ba? Meron naman silver. Meron naman, ito malupit, gold. Yan, gold. Ibig sabihin, pag nag-invite, para ka nag-invite, pag nag-invite ka, possible yung in-invite mo negative. Posible yon negative. Ibig sabihin, empty yung ano, yung pag-invite mo, wala eh. Negative eh, empty. Or posible naman, potential, ibig sabihin, parang 50-50, parang gusto, parang ayaw, nag-commit, mag-join, pero di pa talaga fully committed. Pero meron ka mga matatagis na agila. Ito yung potential. Ito yung mga ano eh, agila ka agad. Ma-identify mo yan. Once na na-invite mo ka agad, tapos madaming kakilala, meron siyang man, yung man, tinatawag na man, money, authority, and M-A-N, money, authority, and needs. May pangangailangan. Yan. Ito yung mga gold. Okay, sige. Gold chips or agila. Oh, ito yung gold or agila. Silver ships or chicks. Mga manok. Empty ships or turkeys. Pabo. Ito yung pabo. Oh, yan. Yan yung mga makukuha mo. Kaya lang, karamihan sa kanila talaga, yung totoo, silver karamihan. Bibira ka makakuha ng automatic agila ka agad. Parang agila sa labas, di ka makakita ng basta agila ang lumilipad. Di ba? Same din sa net pag na network, 'di ba? Hindi ka mga isa pag susugal yung baraha. Yung may mga naglalaro din baraha. Di mo kaagad unang booklet mo, unang bukas mo, alas ka agad. Para mahanap mo yung alas, bunot ka ng bunot. Bunot. Ganon din dito. Para makuha mo yung agila mo, bunot ka ng bunot. Ah, yun yung gold chip. How you can identify a gold chip? Paano daw ma-identify yung gold chip yung tao mo or na-invite mo? Okay, ito na yun. Number one, they are eager to learn. Wala pa tong idea, di pa niya alam yung unified or di pa alam yung network marketing. Pero pag in-invite mo siya, nagka-interest, maraming tanong. Oh, pag mayroon kang downline, maraming tanong, ibig sabihin gustong matuto, they are eager to learn, sign yan na agila yan. Oh, sign. Pero di pa, sign pa lang ha, di pa talaga totally agila. Ah, number two, they ask for help. Nanghihingi ng tulong sa'yo, upline. Libre ka ba this coming Saturday? Kasi meron akong prospect, patulong naman ako. Kasi di ko to kakaya, kasi bago pa lang ako eh. Pag nagpapatulong yan, isang sign yan na yan, agila. Pero meron ding agila na hindi nagpapatulong ha. Meron din yung kakaiba yun. Pero ito yung mga, sabi natin yung karamihan nandito. Okay. Number three, they are excited about the business. Pagkausap mo yan, parang hindi mapakali. Message ka lagi. Apply, paano ngayon ganito? Apply, pa naka-invite ako ng ano, magkano kikitain ko? Apply, pa ganito, pwede ba ako magpa-seminar? Yung parang excited siya dun sa negosyo na nakita niya or unified. Okay, they are excited about the business. Number four, they are making a commitment, nagbibigay ng commitment sa'yo. Apply, magbibigay ako ng, aaraling ko talaga tong business na to. Gusto ko talaga matutunan tong negosyo na to. Sige, Saturday, pupunta ako sa office. Kahit may trabaho, pupunta sa office. May Zoom, sige, kahit naglalaba, nagluluto, mag-atin sa Zoom. Di ba? Nagbibigay siya ng commitment. Ibig sabihin talagang willing talaga siyang matuto. O yan, sign yan, pang-apat. Pang-lima, meron siyang goal. Meron siyang goals. Siya mismo, di mo pa tinuturuan ang goal setting. Ha? Ay, di mo pa gino-goal setting. Di mo pa tinuturuan about dreams. Siya mismo, magkukwento siya sa'yo na meron siyang gustong makuha. O, yan yung mga sign. Number six, yung pinaka-importante, they have a list of names. Pag hinanapan mo yung downline mo at walang mapakitang prospect list, sign yan na hindi yan agila. Baka ano lang yan, baka silver or chicks or baka pabo yan. Di ba? And number seven, nagpipicture? Okay na? Sige. Number seven, they are fun to be with. Pag kasama mo siya, hindi ka na stress, hindi puro ano, yung puro complaints. Pag kasama mo siya, matutuwa ka, masaya siyang kasama. Di ba masama? Masaya siya, masaya eh, masama. Pag magkakasama kayo, parang ayaw niyo nang maghiwa-hiwalay.
Pero pag yung kasama mo, na-stress ka pag kasama mo siya, puro reklamo, parang na-stress ka sa kanya, gusto mo nang parang magpalusot, mag-reason out para lang maghiwalay na kayo, sign niya na yan, yung downline mo na yan, hindi siya agila. Diba? Oh, ito number eight. They are positive. Oh, positibong tao. And ang positive daw, nakakahawa. And ang negative, nakakahawa din. Kaya, syempre, pag negative, op, pabuto, iwas. Kailangan, agila siya. Yan. Positive dapat. Mahalata mo naman pag nag-uusap kayo, puro kayo positive. Pero pag puro na yung reklamo, ah, sign na yan. Di ba? And last, actually marami, pero iyan natin, last is, baliw siya. Baliw. Di ba? Pagkausap mo, parang hindi normal. Parang siya may mga nakikita na hindi mo alam. Parang ikaw. Di ba? Parang baliw, grabe yan. Nga, nag-compute ka na sa isip mo eh. Kailan kaya yung million ko? Kaya yung kotse ko, ganyan, gagawin, bibili ako. Minsan kinakausap mo na yung sarili mo, baliw ka na. Pag ganyan, sign na yan na ikaw, agila ka talaga. Kasi nababaliw ka na, okay? Di na ako magkwento. Magkwento pa sana ako eh. Okay lang ba magkwento? O, sige. O, sige, sige. Kwento, sige, kwento. About sa baliw. Ito, luma na tong kwento. Lagi ko na ginukwento eh. Meron isang reporter, di ba? Pumunta siya sa isang bundok, bukid. Nakita niya yung magsasaka. Tinanong niya yung magsasaka, in-interview niya. Manong magsasaka? Yung ano na yan, yung kalabaw na yan, saan mo kinukuha yung pampakain mo dyan? Saan yung damo mo kinukuha? Sabi ni magsasaka ni manong, alin dyan? Yung itim o yung puti? Sabi nung ano yung reporter, yung puti. Doon ko kinukuha sa ikatlong bundok ang mga damo niyan na pinapakain ko. Di ba ganun? Ah, talaga? Eh yung itim po, saan mo kinukuha yung pampakain diyan? Doon din. Sabi ng reporter, kamot yung reporter eh, pares na yung sagot ha. Ah, manong, saan mo pinapaliguan yung kalabaw na yan? Sabi ni manong na magsasaka, alin dyan? Yung puti o yung itim? Sabi ng reporter, yung puti! Ah, yung puti! Dyan, sa sapa. Eh, yung itim, dyan din sa sapa. Di ba? Naiinis na yung reporter, walang yung manong to ha. Tinanong niya ulit, eh manong, paggabi, saan mo itinatali at saan sa natutulog yung kalabaw na yan? Sabi ni manong, alin dyan, yung puti o yung itim? Sabi ng reporter, yung puti, yung puti! Doon sa ilalim ng mangga. Doon sa ilalim ng puno ng mangga pala. Yung itim, doon din. Nabatrip yung reporter, manong, nainis na ako sa iyo ha. Tinatanong mo pa ako kung alin doon sa dalawa, parehas lang naman pala yung sagot mo. Alam nyo kasi miss, may kwento yan. Yeah. May dahilan, bakit? Yeah. Ano? Yung puti kasi, ako may-ari. Kaya pala. Yung itim, ako din may-ari. Di ba? Baliw si Manong, di ba? Baliw lang. Kailangan mo daw, maging baliw ka lang din dito. No, parang ano kayo, yung parang may nakikita ka na hindi nakikita ng mga negative. Di ba? Pag uwi mo sa bahay nyo, sa kagaling, grabe ma, yayaman tayo. Di ba? May nakikita ka sa panatutulog ka, ganyan, nakikita mo, 1-5. Di ba? Baliw ka na. Sign yan, napayaman ka na, agila ka. Yan. Okay? Eh, dito na tayo. Okay na, mabilis na. Third party invitation. Actually, mabilis na to hanggang 10. Mabilis na siya. Pag sabi third party invitation, sa ano to eh? Dun to sa type of invitation. Di ba? Merong direct invitation, merong second opinion approach, meron yung post sa Facebook, pwedeng flyering, pwedeng poster. Ngayon kasi uso na yung TikTok. Magti-TikTok na sila, tapos may maghahaw dyan. Di ba? Ito naman, ito yung para sa mga bago. Or dun sa mga medyo luma na rin na ayaw na re-reject.
ayaw na yung nare-reject. Sino ba naman gusto ma-reject, di ba? Para kang may nililigawan na babae na ayaw mo mabasted. Gusto mong sasagutin ka. Pero para sigurado, ito, number six, ang i-apply mo na pag-i-invite, third-party invitation. Pag sinabing third-party invitation, hindi direct invitation yan or second opinion approach. Ang tatanong mo sa kanya lagi, ganito. Ah, yun muna. Prospecting is the best subject of this presentation. Yan, mamurospect ka. Ayan, ito yung sample. English lang kasi ito eh. Pwede mo Tagalogin. Merong ka bang kakilala? O, ano ba? Mare! Merong ka bang kakilala? Di ba? Ang lagi mong sagot, ang lagi mong linya, meron ka bang kakilala? Hindi yung, mare, gusto mo bang kumita? Mare, gusto mo bang sumama sa akin? May negosyo tayong pupuntahan. Meron naman na nadadala sa ganon, lalo na pag mga hindi nakakatanggi sa'yo. Direct approach yun eh. Pero kung gusto mo hindi ka makaramdam ng rejection, ito i-apply mo. Would you happen to know anyone that would be interested in earning some extra income? O, meron ka bang kakilala na gustong kumita at least 5,000 per week? Kasi meron akong kilala, yung tita ko, naghahanap ng mga taong gustong kumita niyan o gustong magkaroon ng other business o other sideline. Meron ka bang kakilala? Diba? Kadalasan ang sagot niyan, sige, isipin ko, pero ano ba yan? Baka pwede ako dyan. Di ikaw naman, hindi ka direktang nag-invite. Kung halimbawa man ang sagot niya, ay wala eh. Wala eh, wala akong kakilala eh. Hindi ka makakaramdam ng rejection. Subukan mo, i-try mo sa labas. Ito, subukan mo lang. Sa mga kakilala mo, sa parlorista, yung mga nagpapaparlor ka, pamanicure ka, try mo lang. Ay ate, meron ka bang kakilala na ano, gustong mag-kumita ng 5,000 kahit isang linggo lang? Kasi naghahanap yung kakilala ko. Gustong, naghahanap siya ng mga gustong kumita ng 5,000 a week. I-try nyo kung ano magiging sagot niya. Ang magiging sagot niya, talaga? Kung hindi, siguro mahanap ako. Ano ba yan? Pwede ba ako dyan? Di ba ganun yung mga sagutan? Pero pag nag-reject yan, halimbawa, wala eh. Hindi ka makakaramdam ng rejection. Kasi nagtanong ka lang kung may kakilala siya. Pero pag ikaw direkta nag-invite, ate, gusto mo bang sumama sa akin? Kumita ng ito. Nireject ka, nakakaramdam ka ng feel of ano yan, na-reject. Para ka na-busted. Di ba? Masakit. Masakit. Para ka na-direct na in-invite. Lalo na kung kaibigan mo, sama ka sa akin. Saan yan? Sa Unified. Alam ko yan, networking, invite yan. Ka-close mo, hindi sumama, masasaktan ka. Kasi feeling mo, yung ka-close mo, kakilala mo, sasama talaga ka agad sa'yo. Pero hindi pala sumama, medyo masasaktan ka. Pero kung i-apply mo yung third-party approach, hindi ka basta-basta makaka-feel ng rejection. Okay? Yan. Number seven na. Ang bilis, no? Where to spend your time? Saan mo daw gugugulin yung oras mo? Ito sa pag-network, ba? Hindi sa ano, ha? Sa pag-inuman, sa labas. Panunod ng sine, pagtatambay, hindi. Pinag-usapan natin, business. Saan mo daw gugugulin yung oras mo? Para alam mo kung saan mo siya gugugulin. Okay, basically, 100% of your time at the beginning should be spent sponsoring people. Basically daw, sa umpisa, wala kang ibang gagawin, mag-invite na maraming tao. Kasi bakit? Fresh ka pa eh, fresh. Lahat ng kakilala mo, invite mo. Yan, basically 100% of your time daw sa umpisa, mag-invite ng tao. Pero pag nakuha mo na yung lima mo, yan, when you have five serious people na direct, ito yung kung saan mo na-spend yung time mo, dito na siya mapupunta. 95% tututo ka dun sa lima. Mag-stop ka ngayon maghanap ng iba. Di ba may nag-commit na lima o may nag-commit na dalawa, tatlo. Isa, tututukan mo na yan kung sino yung nag-commit. Huwag mo nang papabayaan yan. Pag pinalagpas mo kasi yan, nawala yung momentum, pagbalik mo sa kanya, wala na yung ano niya, eagerness ba? Kailangan, pag nag-commit, 95% ng time mo, sa kanya niya ilalaan. Sa kanya mo na ilalaan. And merong 2.5% service. Nandyan yung accept ka ng bills. Yan na yung service na. Tulong ka magpadala ng products, di ba? Minsan may downline tayo, makikisuyo. Applying pwedeng pa LBC.
Upline pwedeng pa-deliver, upline pwedeng pa-present naman dun sa downline ko. Ang tawag dun, service na. 2.5% ng time mo, service. Pero most of the time, 95% dun sa downline mo nag-commit. Okay? And yung natitirang 2.5%, planting seeds. Ibig sabihin, nagtatanim ka ngayon. May na ano ka, na bumili ka sa butika, bumili ka ng gamot halimbawa. Meron kang nakita na ano, prospect. Paprospectin mo siya. Ano, miss? Ano pangalan mo? Yan, ako, may pangalan. Prospect yun. Nagtatanim ka ngayon. Meron ka ngayon mga backup. May backup ka ngayon. And syempre, ayun, nakuha nyo na. Okay na, ayan. Yun, diyan ka mag-spend ng oras. Sa limang serious people, 95% ng oras mo nandun na. Yan, number 8 na tayo. Bilis, no? Bilis. 6, 7, 8, ang bilis ka agad, no? Number 8, ano, sir? Sige, may kwento si sir. Di na. Number 8, the sizzle sells the steak or the blazes. Blaze, di ba? Blaze. Ito yung mga, di ba sa grill, sa mga kumakain sa mga ihawan. Di ba, meron yan yung ano eh, yung tenderloin tips, di ba? Pag serve sa'yo, umaapoy-apoy pa, di ba? Mas masarap kainin yung mainit. Sabi nga, mainit, mas magayon. Ito daw, the sizzle sells the steak. Dito papasok yung tinatawag nating mga mini sizzle or sizzle or grand sizzle. Di ba, meron tayong mga ginagawang event niyan. Pag mayroong ganung sizzle, kailangan nyo talagang umatend. Dapat suportahan nyo yung event na ganun. Sizzle yun. Ang tawag doon, sizzle. Ibig sabihin, nagpapainit sila. No? Kaya sa sizzle, ang topic niyan, baliwan niyan, yung mga top earners ang umaattend, ang nagtutok. Kasi bakit? Ngayon, kung may first-timer ka, ibig sabihin ng first-timer, hindi yung first-time palang umattend, ha? Yung nalatagan mo na yan, tapos kung gusto mo mag-pay in, dalhin mo sa sizzle. Ang tawag dyan sizzle, pang-init kasi yun eh. Yung mga speaker dyan, nag-share sila ng mga experience nila, paano sila nag-start, paano, anong ginawa nila, paano sila yumaman, paano sila kumita. O yung mga naumaten, wow talaga, simpleng tao, tapos naging successful. Nainggan nyo sila, doon na sila mag-design, mag-join. Ang tawag doon sizzle session, sizzle, mini sizzle. Ngayon, meron mga sizzle na hindi mo kailangan umaten sa ganito. May sizzle na tawag doon, yung mga sizzle session ng tawag. Paano yun? Ang itsura niya, i-drawing ko lang para abot ako ng camera, ganito siya. Halimbawa, ikaw yan. Na-invite, prospect mo si A. Pag ikaw lang, medyo hindi mo siya ma-convince kaagad. Ma-convince din, pero kailangan mo ng katulong. I-import mo ngayon yung upline mo. Pagkasama mo yung upline mo at kinausap mo to, pumunta si upline, ang gagawin ni upline, mag-share din yan, magtutok din yan, kakausapin din niya yan. Di ba? Mag-share siya kung ano yung experience niya. Siyempre, upline yan, possible, baka may result na rin yan. Nag-start ako, ganito, tapos ngayon kumikita na rin. Nag-share na siya. Ngayon ito, ang kausap niya, hindi lang ikaw, dalawa na. Pinagtutulungan niyo siya. Ito, napapire up siya. Medyo naiinggan nyo. Kasi kung ikaw lang, compared sa ikaw lang. Ito malupit. Ang ginawa nito, tumawag ng rest back yung apply niya sa taas. Di ba? Pumunta di kotse, halimbawa, di kotse. Upline, punta ka dito, ganyan-ganyan. Mayroon kaming prospect. Potential, magte 31 accounts. Di ba? Ngayon, pagpunta nito, ang gagawin nito, magsishare din yan, kakausapin din yan. Diba? Nagkakaroon ng nababaliw na to ngayon. Talaga, grabe. Compared pag isa lang yung kausap niya. No, mas na fire up siya pag marami siyang kausap na positive. Yan ang tawag doon, sizzle session ang tawag doon. Mas maganda, pag may kakausapin kayo, home parties, one-on-one, kailangan meron kang kasama. Ay, lagi ka may kasama. Pero kung kaya mo naman independent, pwede naman. Kaya lang, mas effective, mas mabilis pag meron kang katuwang. May kasama ka. Okay, ganito. Ito yan. Yan. Parang bonfire, di ba? Nagpapainit. Yun ang purpose ng sizzle. Okay. One lag, no result. Ibig sabihin, kung ikaw mag-isa, lalo na kung ang kausap mo negative,
tapos mag-isa ka lang, ibig sabihin, pag negative, basang ano yan, basang lag. Or basang kahoy, basa, di ba? Ikaw mag-isa, hindi mo siya basta matutuyo. Basa yan eh, negative eh. Pero pag dalawa kayo, ibig sabihin, nagkakaroon ng flame. Nag-aapoy na siya. Nag-iinit na. Pag tatlo kayo, may fire na. Di ba? Pag apat na yan, blazes na ang tawag dyan. Nag-blaze. Talagang naglalagablab na yan. Kahit negative pa yung kausap nyo, matutuyo siya, masusunog din. Diba negative, tapos puro malulupit yung kausap niya. Kahit negative yan, talagang matutuyo yan, aapoy din siya. Yan ang purpose nung ano nung sisel. Kahit may sisel. Ah, yan ang kung bakit may sisel tayo. No? And syempre, yan, do sisel sessions. More people creates more excitement. Sometimes, it gets boring if you do all the talking. Kung ikaw lang, mabubore na yung kausap mo. Kailangan may nakikita siyang iba. The more, the better. Yan, number 9 na tayo. Okay, malapit na. Motivation and attitude. Yan. Motivation and attitude. May tinatawag na down motivation or hot butt motivation ang tawag dyan. Hot butt motivation or down motivation. Meron ang tinatawag na up motivation or constant motivation. Pag sinabing down motivation, ito yung temporary motivation. Nabaliw lang siya. Umaten ng sisel, nabaliw. Wow, grabe. Pero pag umuwi yan sa bahay nila at naka-encounter ng mga negative, mababasa siya ulit. Mababasa siya ulit. Yung na-motivate siya, temporary lang. Pag uwi niya sa bahay nila, demotivated na naman. Kailangan mo siya ulit i-follow up. Di ba? Iyan yung down motivation or tinatawag na hot butt motivation. Mga sample niyan para alam nyo, yung pag nakabasa ka ng libro, wow, grabe, about networking, about motivational book, napapire up ka, wow, grabe, grabe, grabe. Pero once na naka-encounter ka na negative, makakalimutan mo na naman yon. Isa pang sample, nakausap mo yung upline mo, na-power up ka naman yung upline mo, na-motivate ka. Pag umuwi ka na naman, da-down ka na naman ulit. Yung yo-yo effect, ma-out, ma-positive, ma-da-down, ma-positive, ma-da-down. Hanggang minsan, tuloy na siyang na-da-down. Di ba? Lalo na kung hindi pinapollow up, hindi na siya napapollow up. Yun yung mga sample niyan. Hot butt motivation. Ito naman yung up motivation, ito yung constant. Ibig sabihin yung constant, non-stop siya, hindi siya na nadidemotivate. Gusto niyo ba na ganyan yung motivation niyo? Yeah. Siyempre, gusto niyo ba naman ayaw, di ba? Gusto ko sir, motivated ako lagi. Para ka ma-motivated lagi, ang sekreto lang dyan, dapat meron kang downlines. Diba? Pansinin mo, pag ikaw lang mag-isa, umaattend dito, diba, wala kang kasama, wala kang downline, baliw-baliw ka, wala kong downline, di ba? Mamamotivate ka, pero temporary lang. Pero pansinin mo, pag umaattend ka, pag tingin mo, wow, downline ko, agila. Wow, agila. Namamotivate ka. Di ba? Di ba? Lalo na kung yung downline mo agila, may downline din na kasama. Yung downline mo dito, may downline din na kasama. Pag meron kang ganun na downline, meron kang laging downline, constant motivated ka. Ibig sabihin, non-stop, hindi ka nawawala ng motivasyon sa katawan. And ito pa isa malupit, kung lumikita ka pa. Oh, may tao ka na, yung tao mo, gumagalaw, kumikita ka rin. Oh, tuloy-tuloy talaga yung motivation mo niyan. Kaya ito, actually, may mahaba pa saan ng explanation yung attitude and motivation. Pero, ganun lang kasimple yan. Ang pinaka bottom line yan, tao, magpapainit sa'yo downlines. Pag wala kang downline, kahit anong power mo, pag wala kang downline, madidemotivate ka talaga. Tagal-tagal ko na, wala pa rin akong network, wala pa rin akong downline, di ba? Kahit positive ka, yung makausap mo positive, pag uwi mo na naman, sila may mga downlines, ako walang downline, di ba? Nadidemotivate ka. Pero pag ikaw yung may downlines ka, pag uwi mo, yes, yung downline ko, ganyan, dumadami na sila. Namomotivate ka lalo. Di ba? Yan. You can motivate people faster and more effectively by putting a candle under their sitting place than putting a blowtorch to their thinking place.
Pag sinabing naglalagay ka daw ng blowtorch sa kanilang pag-iisip, namamaan mo lang sila, nababaliw mo lang sila, pero wala silang downline, wala din, mawawala din. Pero yung umiinit yung kanilang ano, yung upuan dahil may downline sila, ibig sabihin, may downline sila sa ilalim na gumagalaw, doon sila namomotivate lalo. Kasi may downline sila, ganun lang kasimple. Ayan, number 10 na tayo, Pentagon of Growth. Mas ma-elaborate ko siya kung dito ko na lang drawing. Yan. Sige. Okay pa ba kayo dyan? Yes! May natututo ba? Yes! Yan. Meron naman. Pentagon. Pag sinabing pentagon, di ba five sides? Penta. Kaya penta siya. Five sides. Pentagon. Pentagon of Growth. Ang Pentagon of Growth, ay, ang taas nito. Yan. Hindi lang perfect, yeah, pero at least five sides siya, di ba? Pentagon of Growth. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 nga! Sobra! Mali! Hindi. Doing natin ulit. Yan! Mali yung drawing ko eh. Mali eh. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. Yung anim, di ba? Hexagon yun, di ba? Hexagon. Oh, ito, pentagon pala. Okay. Ikaw to. Yan. Ikaw yan. Siyempre, kailangan mo ng training period. Kailangan mayroon kang training month or training period. Diba? Bala ka, kung kaya mo 1 to 2 months, pwede. Diba? Kung 1 month, okay. Kung 6 months, pwede rin. Depende sa'yo. Ngayon, magbibigay ka lang ng sample kung kailan ka nakakapag, tuwing anong months ka, kaya mo maghanap ng 5 mo. Ang first direct mo, sabi natin, sige, every 2 months na lang. Ano lang to, depende sa kung ano yung kakayanan mo. Halimbawa, every 2 months lang. Pag-usapan natin, 2 months. First 2 months mo, nahanap mo yung 5. First 2 months mo, nahanap mo yung 5. Mas maganda siguro lagyan natin ng date. O sige, yan na lang, first 2 months mo, January, ano ngayon, July, August. Sabi natin, September, nakuha mo yung 5 mo. July ngayon, di ba? August, September. Nakuha mo yung 5 mo, September. Okay, pagdating ng October, ay hindi, 2 months nga, pagdating ng September, October, November, di ba? Ibig sabihin, 4 months na yan, nakaraan. Siyempre, ang goal ng 5, mga naman tagli-lima niya. Di ba? Connected din ulit dun sa mga 5-5 natin kanina. Diba? Ito dito sa side na to, November. Diba? Ang gagawin mo, hanap ko ulit ng another set of 5. Yan, another set of 5, November mo. 2 months yan, 2 months. Ah, 4 months naman, ika 4th month pala yan. Kasi ano yan eh. Si first 2 months mo, September, yung November, 4 months mo, diba? Okay, pagdating ng January, 6 months mo, yung 25, nagtagli 5, 625. Tama? Dito, January, 25 yung 5, another tagli 5, di 25. Ka-6 months mo dito, yan. Kaya lang dito, sasabayan mo na January, meron kang bagong 5. Simple lang, ganun lang yung takbo. Di ba? Pagdating ng March, 8 months, meron na tong 525. 100, ah hindi, mali, 125 to. 125, ito 625. Okay. Dito, March, yung 25, 125. Dito, March, 25. Dito, March, 5. 5 ulit. Panibagong 5 ulit.
Okay, pagdating dito March, April, May, 10 months, 3,125. Oh, 3,125. Dito, May, 625. Dito, May, 125. Dito, May, 25. Dito, May, 5. Okay. Sige. Pagdating ng July, 1 year na. Tama, no? 12 months. 15,625. Tama, boss? 15,625. Dito, July, 3,125. Dito, July, 625. Dito, July, 125. Dito, July, 25. Huwag na natin ituloy kasi ang dadami yan eh. Basta alam natin, yung effect niya, multiplication, duplication, dadami talaga siya. Dadami. Kaya pentagon of growth. Diba? Dadami. Eh, di ba yung tinuturo kanina, lima lang eh. Diba? Hindi man lima, 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 lima. Ang gagawin natin, kukross out mo to. Kasi pang ano yan eh, pang defocus ba? Diba? Instead na nakapokus ka lang dito, ay ito, kukross out mo din. Kukross out mo din to. Kukross out mo din to. Ibig sabihin, tututo ka lang sa lima, pero ito yung magiging effect niya. Hindi mo kailangan na maraming direct. Ito lang siya. Ulitin ko ha, kung dalawa lang yan, tatlo lang yung direct mo, okay lang naman. Lima lang dahil may backup ka lang dapat. O, yan yung mangyayari pag lima, 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 lima. Na ito, wala naman talaga tong silbi. Pinapakita ko lang sa inyo yung pentagon. Yung itatawag kasi nito pentagon of growth. Paano kung naglima ka sa first 2 months mo, sa second 2 months mo ulit, naglima ka ulit, yun mga pwede mangyari sa'yo. Kaya na pag ginawa mo kasi yan, mapapabayaan mo tong linya na to. Malalagas din sila. Kaya kailangan, ito lang ang sikreto, lima lang. Sa lima na yan, tututo ka dyan, sabi nga kanina, di ba? Pag nakuha mo na yung lima mo, saan ka mag-spend ng time mo? 95% dun sa lima mo. Yan lang, dyan ka lang magtututok. Iyan yung pwede mong mangyari sa'yo. Ngayon, ay ito pala, nakalimutan ko. Sir, paano kung may natulog na isa sa lima? Manatulog, ibig sabihin, nag-abroad, or totally nag-quit na, or na-recruit ng iba. Pagpalagay natin, gano'n nangyari. Kailangan, meron ka pa rin, yung planting seed, di ba kanina sabi ko, nagpa-plant ka, para may pang-replace ka dun sa nawala. Kailangan mo ng replacement. Kailangan ma-maintain mo yung lima. Pag nabawasan siya, naging apat, naging tatlo, kailangan mo may kapalit. Kailangan siya may kapalit. Okay na? Okay na? Yes, yan. Actually, tapos na. Ayan yung pentagon of growth yan. Ganun siya. Diba? Kaya drawing niya yung lima, instead na lima, dito niya nilagay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya 25, 125, 3,125. 3,000 lang ito eh, hanggang hindi 15,000. Okay? Ganyan yung pentagon of growth. Yan. Thank you. Tapos na. Diba? May natutunan naman ba? Sana meron naman. Diba? Ngayon, ganito. Diba sabi ko kanina, nag-start tayo, walang sikreto. Tama? Pero ang totoo, meron. Pinatagal-tagal pa, 2 oras ka pa sir nag-talk. Tapos ngayon sasabihin mo, meron pala. Di dapat, start pa lang ng alas 6, sinabi mo na ito yung sikreto. Diba? Bakit mo pa pina-attend pa kami ng kahaba-habang 10 napkins, di ba? Meron naman palang sikreto. Actually, yung sikreto, idadaan ko sa kwento. Yan, 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 yan. Merong lalaki. Ito si Juan. Si Juan, alam niya sa sarili niya na pangit siya. Pangit talaga siya eh. Pag tumitingin siya sa salamin, nagugulat pa siya eh. Pati siya, pangit naman ito, ako pala ito. Di ba? Ang nagsasabi lang na gwapo siya, yung nanay niya. Siyempre, mahal na mahal siya ng nanay niya. Sabi ng nanay niya, gawa ka ng Diyos.
Di ba? Mahal ka ng Diyos. Di ba? Ganun yan, di ba? Lahat daw nagawa ng Diyos, mahal ng Diyos, syempre. Ngayon, ito si Iwan, nagtrabaho. Nakatanggap naman, natanggap naman sa trabaho. Ngayon, habang nasa trabaho siya, meron siya nakikitang isang magandang babae na dumadaan-daan. Oh, sabi, ang ganda naman ito. Talaga, ang gusto talaga ni Juan, makilala at maging girlfriend yung babaeng napakaganda. Kaya lang, siyempre, di niya alam anong gagawin niya kasi pangit nga siya eh. Ang ginawa ni Juan, pag nagkakasulubong sila ng magandang babae, binabati niya. Good morning. Yan. Siyempre, babae, magugulat eh. Good morning din, di ba? Ang ganda mo naman today. Yan. Ang ganda ng shoes mo, di ba? Sabi ng babae. Thank you. Pangit. Sabay alis yung babae, di ba? Kinabukasan ulit, nakita sila ulit. Sabi nung ni Juan, good morning. Ang ganda naman ng hair mo. Yan. Saan ka nagpa-parlor? Yan. Sabi ng babae, good morning din. Thank you. Pangit. Di ba? Sabi, pangatlong araw, nakita ni Juan yung babae. Good morning. Ang ganda naman ng bracelet mo. Yan. Sabi ng babae, thank you. Good morning din. Pangit. Di ba? Ganun yung araw-araw, ganun nangyayari. Pag may nakikita si Juan na maganda dun sa babae, babatiin niya, good morning. Babatiin niya, ang ganda naman ng dress mo. Ang sagot ng babae lagi, good morning. Pangit. Di ba? Ganun lagi. Ganun nangyayari. Kaya lang, syempre, as time goes by, di ba? Diba? Nasasanay niya si Juan at nasanay niya yung babae. Habang nagsusuklay yung babae, ano na naman kayo magandang sasabihin sa akin ni Juan? Yeah! Di ba? In fairness, sabi niya, in fairness, cute siya. Di ba? Di ba ganun nangyayari? Di ba? Kasi nasanay niya si babae. Isang araw, pagkita nila ulit, sabi ni Juan, kumuna na si Juan, no? Sabi ng babae, nagtaka yung babae. Ha, ano nangyari? Meron ba akong dumi? Pangit ba ako? Hinahabol niya si Juan. Juan, ano nangyari sa'yo? Yan. Sabi ng Juan, di ko na kaya. Di ko na matiis. Mahal na kita. Yan. Sabi ng babae, mahal na rin kita. Di ba? Mahal na rin daw niya si Juan. Kasi bakit? Nasanay siya araw-araw. Imagine mo, araw-araw. Diba? Ano yung lesson? Sa business natin, sa negosyo natin, kailangan araw-arawin mo. Iyon ang sekreto. Sa training nga, diba? Consistency. Tatlo yon. Kailangan mo maging consistent. Pangalawa, kailangan mo maging consistently consistent. Pangatlo, kailangan mo maging very consistently consistent. Ibig sabihin, consistent ka talaga. Kasi kung pupunta ka lang ngayong linggo isa, sunod na linggo isa, sunod na buwan isa, paisa-isa ka lang, paisa-isa lang naman yun magiging downline mo nun. O, mabagal yung growth ng yung network. Kung gusto mo mabilis, kung gusto mong tumama kaagad, kailangan mo araw-arawin mo. Consistent ka dapat. Dapat, araw-araw. Yun talaga yung sekreto. Walang ibang sekreto, araw-arawin mo. Yan. Yan lang po. My name is Elmar Aman. Sa mga nasa YouTube Live. Good morning po sa inyo lahat. Umayo tayo at magpakarami.